Hey everyone, and hello to all the pageant fans all over the world, the universe rather, and to my old subscribers, new subscribers, and returning viewers. Welcome back to my YouTube channel. Naririnig ka na nila, Ace. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang gabi to everyone who's watching and to everyone who will be watching or joining this live chat later on, wherever you are. Maraming salamat for tuning in. Ayan, happy Sunday. Nakapanibago tong araw na to because we used to do our live chats, you know, on a weekend, every Saturday. Now it's Sunday, and I hope to see all of you here later. So there, mag-audio check muna tayo. Can I ask someone to put a comment down below if okay yung audio natin for today? If hindi ba ako naglalag? Any, you know, comments naman kayo sa baba. Comment naman kayo sa baba. Just to check if okay yung audio ko. Ayan, okay. Sabi ni Rai, okay daw, good daw siya. Because right now, as you can see, I'm not using the mic. Because the last time that I used this phone, the iPhone 15 Pro, I think there's something wrong with the audio. I noticed it before nung ginamit ko siya. Parang maigsi yung dila ko. Like, whenever I pronounce the word S, parang ang dating is S. Parang ganun siya. So, I decided to go back to this phone, the iPhone 10. So, yan. Kaya ako nag-connect nito because the microphone that I bought is actually Type-C. So, hindi siya pwedeng makonnect dito sa iPhone 10. So, ayun lang. Nag-explain talaga ako. Okay. Alam mo, Ace, halika na, pumasok ka na. I'm sure that, you know, everyone is waiting for you as well and your pasabog for today. Welcome, everyone. And here's Ace. Oh my God, I'm sorry. Narinig pala ako kanina. Pero, bati muna tayo. Hello and kudumida all the way here from Belgium or good afternoon here in Europe. And sawari ka sa'yo, Miss G, and good evening sa mga viewers natin all over the place. Ayan. Ah, my favorite. Okay. Your favorite, Kurama. Yoko Kurama or sa Filipino, Dennis yung taong lobo. Ayan. Diba? Para porn star today. Parang character ng Playboy. Sabi nga nila, diba? Pero binalik ko na kasi alam ko, Miss G, nami-miss mo na siya. So, first time mo siya makakollab and she's really one, she ba? Oh no, he. Kasi sa mundo ng tao, she siya. So, he's one of my favorite character dahil he inspires me when I was a kid. I don't know. So, ayun lang. So, yun din guys, si Dennis ang taong lobo. Ayan, so magkamustahan muna tayo, walang puring my lipstick. Ayun nga. So, na-share ko na kayo na kay Ace, na yung masyado nag-makeup ngayon. I don't have any eye makeup because sobrang irritated yung mata ko nung pag-uwi ko last night. As in, alam mo yung para siyang nag-bubble sa loob and then super red talaga niya. Mm. So, hindi na ako masyado nag-apply ng ano ngayon. And I used a new contact lens. Baka kasi expired na yung contact lens or baka hindi na siya pwedeng gamitin. So, ayun. Ayan. Wow. Pasensya na sa look natin for today. Correct. Super, you know, super plain lang ako as you can see. Diba? Pasensya na maganda. Kayo, guys. Sabi kasi ni Nel, mukha daw akong playboy. Mukha naman Gia talaga. Uy, okay. Ano to, Miss Gia? Gawa ko lang yung bunny ears, ha? Oh, ginawa ko lang. Ay, talaga ba? Oo, gawa nice. Ko lang. Before tayo mag-start, I just wanna say thank you muna to Sir Ron. I think because he sent me this package. Wow. Union Fresh Jack. From Australia. I know, I love the bag actually. Ang cute-cute ng bag. Oh. Ay, hindi pala Union Jack. Australia. Flex ko muna yung binigay niya sa akin. So, he gave me chocolates, as always. Yung ibang chocolate na kain ko na, I'm sorry. But the most expensive one that I got from him is this Dolce & Gabbana. But I can still remember, it was actually last December, nasabi ko parang gusto ko ng, ano, ng DNG Light Blue because never naman magkaroon ng DNG because it's so expensive. Mm-hmm. Oh, diba? My gosh, I have a lot of perfume from our, you know, subscriber here in our community. Mm-hmm. Maraming salamat. Parang feel ko mga kamag-anak ko sila. Ano may kapag pag-uwi sila. Pwede ka na yata mag-ano, perfume museum, diba? Mag-ano ka na dyan. Ang dami eh. Sobrang dami ko ng perfume. And I'm not even using this perfume on a regular day because parang for me, hindi naman worth it gamitin siya everyday. Especially, wala namang gwapo sa office. So, tama na sa bath and body na napabango.
Para sa Victoria's Secrets, diba? Malay mo, magamit okay. mo siya. Diba investment din kasi yung pabango? Malay mo, in the future, mag-lightelling ka. Pero yun na, but I wanna say thank you so much, Sir Ron, for your kindness and generosity. This is not the first time that he sent me package. He sent me one last year. If I'm not mistaken, it was August or September. It was actually chocolates and perfume as well. So maraming salamat po sa lahat ng, you know, binigay mo Sir Ron. And to everyone who's planning or who gave me package in the past, maraming salamat. Thank you so much from the bottom of my heart. Very exciting ang ating live for today because for the past few weeks, wala tayo masyadong matopic, right? Like we just talk about random things or random stuff here in YouTube. So right now, we have two confirmed delegates in Miss Universe Philippines 2024. We have Cyril Payumo and Alexi Brooks. So pag-uusapan natin yan later on. Before that, magbasa muna tayo ng comment. Sure. Sir Ron is here. Sabi niya, good day, Miss G and Ace. Tuning in soon to another super exciting vlog. Here's my MUPH 2024 bet. Lorraine Ojimba of South Triangle, Quezon City will be the strongest contender in this year. Hindi ko pa kilala to. Hindi ko pa nakita to. I have an early prediction. I have an early prediction that Lorraine of South Triangle will be the strongest contender of this year's MUPH edition. 5'10". One half mulata beauty, a half Nigerian Filipina. Lorraine's look resemble to Miss Zaire 1985. My gosh, talaga makapana. Alam mo talagang fan si Sir Ron, right? Oo, hindi pa. Wala, ano pala kami ng Sir Ron? Magpipitos pa lang kami. I know. Pero Miss G, since nabanggit na ni Sir Ron yan, batiin na lang din natin kasi magbe-birthday ang kanyang jowa, ang kabiyak niya, si Josh. Kasi wala ka daw noon, ano ka daw, nasa bakasyon ka sa Siargao. Surigao ba Siargao? Siargao. Ayan. Happy birthday sa'yo, Josh, and Sir Ron, ang kabiyak mo. Ang tanong ko sa'yo, Sir Ron, biyak na ba? Charot. Happy birthday po. Ayan. Love. Ito si Mel Masera, nag-message sa akin kahapon sa Instagram. Akala niya may live tayo kahapon. Because nasanay na nga sila na every Saturday yung live natin. Sabi niya, happy Sunday everyone. Hello Miss Jen, Miss and Ace. Miss you both yesterday. Haha. Nasa bed pa ako pero abang nasa live. Sinong inis sa sobrang extend ng rules ng MU? Kayo din ba? Ano natin to? Sagutin na natin to ngayon. Mabilisan lang. It's regarding the extended rules sa Miss Universe. Ano bang pinapertain ni Nel dito? Is it about the age limit? Age limit. No age limit. No age limit. Naging comedy na to for me. The no age limit. I don't see any inclusivity at all. Parang soon, you know, everyone is entitled to join na. Whether they're, you know, mother, transgender. It's not the usual thing na napapanood natin in the past. So right from the very start, you know, guys, that I'm not even in favor, you know, transgender women competing in Miss Universe. And then the age limit might be applicable siguro or might be good if it's just like extended to what? Let's say 32 to 35 years old. Pero, my gosh, no age limit. Like, I can see some posts from other pageant pages na may mga matatanda na sumasali sa Miss Universe. Parang, so, parang for me, nagiging clown na lang siya. If you get what I'm saying. So, yun lang naman ang short comment ko about it. And yes, nainis na ako doon. If Nell is asking if nainis ako or not. Ako, same thoughts din naman, Miss G. Kasi diba, sinasabi na, pinopromote nila yung diversity and inclusivity. It's okay, diba? Pero dapat may limit. Pero yun nga, yung mga restriction, no age limit, ayun yung pinakang, masasabi kong worst na. Kasi sana kung maintindihan ko, wala silang sariling pageant, but they have their own, diba? So kung may mga unfinished business sila, it doesn't have to be Miss Universe. May iba pa namang platform or universe or pageant na bagay sa kanila. It doesn't have to be Miss Universe all the time. So for me, too much inclusivity also, hindi masyadong maganda. Lalo na ngayon, nagiging katatawanan na siya, di ba? So nawawala na yung credibility. Tapos yung prestige. Prestige. Ko, wala na siya. So for me, may limit pa rin sa kahit anong bagay. Hindi pwedeng parang, you know,
to infinity and beyond lagi. So yun lang. I love it. Infinity and beyond. Hello to Mikoy. Happy Sunday, Miss G and Mr. Asa. Kaloka, gabi-gabi may pageant. I know, right? Hindi pa naman to Miss so, Universe. Ayaw mo na nun, di ba? Busy ka, busy ka lang. Lukha talaga tayo. Hi, Miss Jen Ace. Sa tingin nyo ba na magjo-join si Kathleen Patton sa MUPH this 2024? I don't think so. Mm-mm. Sige, ano lang, feeling lang, parang hindi. Mm-mm. Yes. I don't think so, yes. Miss G and Ace, how are you both? Ayan, how are you both? May kamustahan daw muna, sabi ni, ano, ni hello sa'yo. Ikaw, Ace, how are you ba? Okay naman ako. Pero ayun, okay naman ako. Busy lang ako this week. Sobrang dami ko na message dyan for the, kay Alexi nga. Tapos late na ako nag-reply. Sorry guys, busy lang. Tapos kanina lang ako nanood ng mga pre-pageant. Ngayon yung sinasabi ni ano na araw-araw. Kasi hinabol ko pa yung Miss Iliwila saka Miss Pampanga para may matalak tayo later. Pero yun, busy lang. Pero okay naman. Eh, medyo malamig na dito. Nung nakaraan, sobrang lamig niya, Miss G. Pero okay lang. Sa loob ng bahay, ganito lang tayo. Correct. Sanay ka naman na sa lamig. Hindi. Mm-mm. Pero ayoko kasi yung daming layered ng suot mo eh. Nakaka 3-layered ako na coat dito. Parang ano, chubby-chubby mong tingnan. Ay, true. Correct. Oo, totoo. So, yun lang. But I'm happy. Happy ako. Just good to know. Go ahead. Ako naman, very quick lang. How am I doing for the past few weeks or for the past week? Okay naman ako. Not that sad. Pero sometimes kasi, di ba, may mga triggers tayo sa buhay. Like sometimes when you woke up, you feel like you're not in a good mood or you feel like there's something missing and all that. Oo. So parang lowbat yung energy mo and all. But for me, right now, I'm doing good. And I'm just excited for my first ever trip to Siargao this coming weekend. This Friday, actually. Ayun lang. Basta masasabi ko lang masaya ako and happy ako right now. And then parang I just read one comment, never chase, just attract. So yun. Kasi syempre tumatanda na tayo and parang sabi ko, oh my gosh, nakapagod na maghanap ng jowa sa mga dating app. Because itong mga lalaki na to, they'll just, you know, send you a message just for hook up. Diba? Parang sabi ko, napapagod na akong mag-chase. Oh my gosh, let me just tell you a story. Real quick lang. This is so nakakahiya, ang article ko today. Okay. Kahapon kasi, di ba may lakad ako? So, nasa Grab ako. For some reason, swipe lang ako ng swipe sa Bumble. Swipe right. Wala lang. Parang out of, you know, boredom or maybe triggered happy lang ako. Anong app yan para maano kami? Bumble. Okay, check that in. So, I saw this person. I saw this, I saw my colleague or yung ka-office mate ko last year sa Bumble. And we don't have that good, ano pa, good start of conversation. Parang, okay. Na-off ako sa attitude niya. Because he's a guy, parang feeling guwapo, mayabang and all. So, nakita ko siya sa Bumble, and swipe left ko siya, meaning hindi ko siya gusto. Although he's really cute. He's really cute, okay. I swear. Tapos, alam ko ba kahapon, swipe ako ng swipe, nagpalit ng profile picture, na-swipe right ko siya. Ay. Okay. Yung hiya ako sa sarili ko. Sabi ko, sana hindi siya naka-premium para hindi niya ako makita. And guess what? This guy liked me back or nag-swipe back siya sa akin. So, kanon, parang how to start a conversation. So, to cut the story short, may conversation. Ako nag-start, nag-reply siya. Reply ako, nag-reply siya. So, ako yung end na conversation. So, natapos na doon. Wala na siyang reply for more than 24 hours. So, iniisip ko ngayon, paano ko papasok bukas? Na-discover niya na. Okay, sabi ko, paano ko papasok bukas? Baka, alam mo, syempre nakakahiya, di ba? Parang dined baka ng tao. But it is what it is. And I don't mind. I mean, you know, life is short. Why not take that risk, right? Correct. So, and if papatuloy lang yan, Miss Gina, the more you hate, the more you love. Well, he's really cute. As in, super, super cute. And hindi siya, alam yung, ano siya, siya yung tipo ng pag naging jowa mo, hindi ka mag-overthink. Because, you know, for a fact na much better ka sa kanya. Like, you know, although I'm not a girl, but I know my worth as a person. So, hindi mo siya nag-reply sa akin. I can still face the world, the universe rather, tomorrow. So, dead ma.
Yeah. Pretend nothing happened. Ganun lang yun. Yun lang, yun yung mga parang on the killing side. But yeah. Uh-oh. Okay, move on na tayo. Yes. What are your thoughts on Alexi Brooks? Later. May slideshow tayo dyan. Later na. If Alexi wins MUPH 2024, do you think she will be a good fight for Miss Universe in Miss Universe 2024? Itikot mo nga to, Ace. Baka makalimutan natin tong tanong na to. Okay, sige. Do you think she will be a good fight? Okay. Thoughts on Miss Pampanga later on. Yeah, later. Thoughts on Miss Earth 2016 winner from Ecuador. Applying for Miss Universe Ecuador 2016. She's now a mom and has a partner. Kayo na lang to pumutok, di ba? Yung balita correct. To. Pumutok talaga. Hindi lang sa loob, pati sa labas. Yan, oh, go ahead. Si Catherine Espin. Oh, si Catherine Espin. Oh, I was really surprised with her fighting form. Grabe. Mm-hmm. I mean, I'm not surprised at all na in the future, marami pang mga title holders ang sasali sa Miss Universe because of the no restriction at all. So I guess I will no longer be surprised if another Antonio Porcel or another Catherine Espin will be joining Miss Universe in the future. As like what I've always say in the past, parang winning a Miss Earth crown will not even give you that guarantee that you will win Miss Universe, right? But the good thing about it here is that it will be a very good fight. They will actually, or she will actually add spice in this, in this upcoming edition. So I'm okay for it. Because first and foremost, I guess, hindi naman siya yung like yung mga matatanda na sumasali or what. I mean, she's still in a good fighting form. Uh-oh. And I just hope that, she will win her national pageant in order for her to compete in Miss Universe competition. But then again, parang for me, guaranteed naman na yun na mananalo siya. Pero nakakahiya yun if ever hindi siya manalo ng national pageant niya. Itinaya niya right? Yung title niya. I know. Pero kasi, di ba, parang it's really hard to tell someone to be contented on what she had in the past, right? So I respect her decision in joining Miss Universe Ecuador so that she can compete in Miss Universe. Maybe it's an unfinished business for her. Or maybe she found another past ng buhay niya to pursue, right? So I'm good with it. What about you? Ako, mixed emotion ako. Kasi naging fair ako kay Antonia before, na supranational. Diba nabanggit ko na parang baka meron pa, hindi pa na-fulfill yung pagiging queen niya sa supra. Kaya siya lumipat sa Miss Universe. So I have to be fair din dahil kay Catherine. Kasi ganun din eh. Siguro baka hindi pa na-fulfill yung pagiging Miss Earth queen niya. But then, babalikan mo yung interview niya with Boy Abunda. Meron siya dun past talks. Tinanong siya kung sasali pa ba siya sa Miss Universe. Sabi niya kasi is, parang gusto, dream niya, parang something dream na parang Miss Earth talaga yung sinalihan niya. So parang yung heart niya is nasa Miss Earth. Pero yun nga, parang babalikan mo yun na parang bakit biglang, siguro talaga nagbabago talaga yung priority, siguro yung calling mo sa buhay. So I think I have to give it to her. But then again, di ba nga, ano na siya eh, di ba, queen, and galing from, major pageant. So pag major pageant kasi, wala namang rules na siguro, but it's unwritten rule na parang pag galing ka na or queen ka na sa isang major, di ba, major title holder ka na, tapos lilipat ka pa sa isang major, parang medyo off na yon, parang delikadesa lang. Pero for me, kung hinahayaan siya, pinapayagan siya, may permit or nagsabi siya, nag-message, and okay naman, so sino tayo para humusga? So yes, I think it's totoo. Okay. It's just that itataya niya yung title niya, plus yung pagiging national director niya ng Miss Earth. Because hindi ka pwede manalo sa boat eh, na meron kang as a national director at the same time sasali ka. So you have to give up something in order for you to gain something. So yun lang for me. Ano naman sinabi mo? Parang ano ka ngayon? Parang hindi ka ngayon sabaw. Unlike last time, right? Ako yung sabaw na dahil sabaw. Dahil sa latigong rock. I love what you said. I love what you said. Napaka-detailed and very much
rational yung ginawa mong pagbibigay ng comment. Ang ganda. Thank you. But it's, inaramdaman ko lang yung siguro yung ano niya, yung passion niya. Tumagos lang. Yeah. The Miss Earth 2016 winner also had an interview. This is what you were saying a while ago. No, only Miss Earth. But now she's joining Emmy. Okay. Well, sabi nga ni Ace, na iba yung priority ng mga tao or yung, you know, the direction ng buhay natin. If it's really the calling, you know, if one day I woke up and I don't want to be a bitch anymore, like hooking up with other guys, yeah, maybe, you know, alam mo, magbabago, di ba? Yeah, because you can really tell it. People change talaga, di ba? Ano pala, Viva Pit Senor, o di ba? Iba yun sa ano, sinulog, tama ba? Yeah, it's Santo Niño. I don't know if you call, what do you call it? Santo Niño Day? Hindi ko alam. Sige, ayun ang bahala dyan, guys. Basta yun, ayun. Happy Sunday to everyone, to all the Catholic people watching there. Thank you so much. Kanina pala, nung naka-off-cam kami ni Ace, sabi ni Ace, parang ang saya-saya ko daw. And then I showed him that I'm watching this video on TikTok. Share mo yan. Yung mga lalaki sa ano sa tondo, ng mga nakahubad, na nagsasayaw. Wala lang. Nakatawa lang, you know, straight guys or straight men na nasumasayaw. Nakatopless kasi sila, Ace, and then they're just wearing pants. So you can see the body, may mga cute, may mga dad bod and all. Wala lang. Anong account ba yan para ma-visit namin? What happened? I forgot, but it's like, you know, like feed lang sa TikTok. And then parang it's like every year ata na may ganun, na-stop lang siya nung pandemic. And then wala ata nung 2022. Okay. But yeah, nakatuwa silang panoorin. Talaga alam mo sa tondo, to be honest, ang daming gwapo sa tondo. Yun lang. Okay. Ayun nga, going out with Mike and Rai. Hi, Miss G and Sir Ace. Mabuhay! Audio is good. Sabi ni Nell, okay, thank you so much as well to Crisolito Domingo. Who do you think the Miss Universe Quezon Province will be? They will be appointed. The caption says, they are back from an hiatus. Wow. And how do you say it? Hiatus. For the Philippines also was playing the song International. Gusto mo mag-guess dyan, Miss G? Parang obvious naman ang guess na. It's pretty obvious. It's pretty obvious naman that it will be her. She will be joining. Ayun na, si Atisa. I mean, I think it will be her. Yun nga ang masama, Miss G. Halimbawa, di ba, expected na natin si Atisa. Paano kung hindi? Are they ready sa backstage ba? Di ba? Oh, di ba? Exactly. Ayan na, Miss Earth 2016 winner, national director din pala ng ME Ecuador, tapos mag-join ng MU. Ayun na nga. Na-address na rin namin ni Ace to kanina. Okay. I mean, parang kasing coding really delicate din eh. Pero hindi mo rin siya ma-ano, di ba? Sobrang hirap nung ano. Yeah, we don't know what happened, why she decided to join Miss Universe. Is it because of the prestige of the pageant? Is it because hindi niya naranasan yung pagiging queen nga na treatment ng Miss Uni, ng Miss Earth sa kanya? Boring ba ang Miss Earth during her reign? We don't know, really. So, yun lang. Yeah. Good evening daw, sabi ni JR. Paolo, thank you so much for watching. Hello. I feel like Kathleen might not join this year, maybe next year, because she's still in Australia and she's got a lot of ganap. Not confirmed yet, let's hope. I think yes, it will be next year. Playboy nga naisip ko. Looks funny, sabi ni JR. Thoughts on Miss Global 2023? Also, Miss Samoa, do you think she should try for Miss World or Universe if they have a franchise? Comedy to. Natawa ko dito sa ano. Ang ganda sana ng Q&A eh, because the Q&A was very easy. Pero I have to say na yung candidate natin, nag-stutter siya. Maganda sana yung sagot niya if nagkaroon ng spontaneity all throughout her answer. Mm-hmm. Pero nagbabuckle siya. Naloka ko mas mataas pata. Ang tagal niya, di ba, mag-isip na parang nagpo-pause siya na parang, di ba? Oo. Para mas mataas pa yung placement ni Thailand sa kanya. Tama ba? Yes. Second runner-up sa Thailand. Doon ako naloka. Parang,
What? Ano nangyari? Ba't si Thailand ang ano? Mas mataas ang ranking sa kanya. Ayun lang. I did not watch it the whole time. So, I don't have any idea about Miss Samoa. Baka ikaw, you have something to say? Ako naman si Miss Samoa kasi is debut din nila. So, I think, and ang pinadala nila is Makuda plus, diba? Parang ano siya eh. Parang medyo Hawaiian. Hawaiian ba yung tama ba yung term na beauty? Parang ganun eh. Medyo Hawaiian beauty yung ano niya. Medyo may pagka-Caribbean. So, ang ganda ng ano niya, features niya. And pag Makuda kasi doon, parang, di ba, plus pa yon. Pero yun nga, debut niya. So, nabigyan talaga siya. And palaban talaga si girl. Pero yun nga, parang nabanggit ko yata na yung panlaban talaga natin is parang apple of the eye talaga yung Philippines. It's either winner or runner-up din talaga siya. Yeah. So, and magaling pa siya kumuda. Tapos, siguro, i-disregard na lang natin yung OA niya siguro ng pag-ano ng nag-yug-yug. Diba nag-yug-yug siya ng ano para sa Igninga. Although, medyo off. Kaya lang kasi sa Miss Global, hindi naman talaga sila pertaining or very particular sa mga performance. More on, nagpapakilala pa rin din sila. Although, ika-10th year nila, ika-10th edition nila. Siguro, pinapaikot talaga yung crown, Miss G. Kasi first time lang magka-back-to-back doon, 2015 and 16, Canada pa yon. E tapos hindi na nasundan. So I think iniikot nila yung crown talaga. So this time, umikot siya sa Latin. So I think yun. Kasi I cannot say na baby pop, na parang 10 years pa lang naman siya. Pero yun nga, pinapaikot nila yung corona. And apple of the eye pa rin yung Philippines. And malalakas na yung pinapadala natin. So wala sila masyadong prototype pa so far. So ayun. Pero mas maganda ang stage nila and the overall malaki production compared sa Miss Intercontinental, tama ba? Yeah, Miss Intercontinental. Mas maganda yung pageant ng Miss Globe. Oo. Val. Sana nga makuha din doon ng BBP, no? Para ma-elevate yung ano niya, name plus yung kandidata, of course. Diba? Tataas yung ano niya, name. Good evening, Miss G and Sir Ace. Long time no watch sa live nyo. My only two cents of opinion, pero sawang-sawa na ako sa Nimi at Isa. I don't know why, pero overhype siya for me. Let's admit it, talagang overhype na si Atisa. For the past years, yes. Overhype, oo. Have you noticed, bigla naging talk of the town with Miss Global. Their pageant has gotten a lot of noise. Also, their production is amazing. Hello, Miss G and Ace. Totoo ba ang chika na hindi na ilalaban si Herlyn Budol sa pageant? Ang susunod na ilalaban ay si Madam Inuts. Oh my gosh. I don't think so. It's true. Nakakaloka to ah. It's not true. Do you think Miss Global will start improving and becoming like Miss Supranational level? You know what, for me, I guess the production was really good. It was really, you know, it was really fantastic compared to other pageants out there, like Miss Intercontinental and Miss Globe. Miss Globe, na napakahaba at sobrang bagot din ang pageant. I think what they really need to do is to make sure na relevant sila in this pageant industry. When I say relevant, it means, for me, ha, as a pageant fan, sana they always choose the rightful winner, not because of the hype, not because of the debut, not because of the sash factor. Let's admit the fact, diba? Also doing, you know, causes. Para sa mga yung Miss Global, kasi parang Miss Earth, we know talaga kung ano yung stand ng brand na to. So for Miss Global, I'm not even sure ano yung ano nila, mission and vision, or ano yung, what they call this one? Kung ano ba yung pageant na to? What are they promoting? What are they doing as a beauty pageant? How can they be relevant in this world, right? So yun lang. I mean, if they want to have like, if they want to be remarkable, they should start to do things na hindi ginagawa ng ibang pageants. Just like Miss Grand International, Miss Globe, oh my gosh. Even Miss Supra naman. I'm not sure what they're doing on the back end, pero it's really Miss Earth who's really doing, you know, that kind of sincerity when it comes to their causes. Actually, itong nanalo ngayon, di ba, CEO of Puerto Rico, medyo parang, ano,
mahirap sundan si Shane Tormes kasi in-elevate niya yung Miss Global. So, kasi hindi lang siya talented, plus makuda rin siya. And like Global, Miss Global, globally aware siya. And marami siyang nasasabi, marami siyang nai-inspire. And yun yung mga katangian talaga ng Miss Global eh. Pero nakita ko din yun kay Philippines. It's just that siguro pumasok na dito yung business, this business, you know, driven na decision na parang siguro give chance to others, plus umiikot yung corona. Uh-oh. So, sobrang mahirap sundan for me si Shane Tormes. So, for me, kay Puerto Rico, so good luck. Sana siguro, hindi ko kung di man ma-elevate, mapantayan niya. Kasi very talented si Shane and matalino siya. So, yun lang. Kasi Philippines din naman talaga pag nagpadala, di ba? Kahit minor or major, kalibre. So, ayun. Thank you so much. Ayan, hi, Mr. Answer A. Sabi ni Lester Mike Donato. Okay daw ang audio. Thank you, Kate. Maraming salamat. Good evening po, Ms. Jen Ace. Hello to James Kelvin Lopez. Ang ganda ng pangalan. Hello, James. James. Hello, James Kelvin. Super viewer, super viewer. Tama yung super viewer. Super avid viewer din natin siya. Okay. Ay, talaga ba? This is just the first time na nabasa ko yung name niya. Hindi siya pala comment kasi mag-comment ka lagi, James. And he's lagi cute. Yan. No. Oh, cute talaga yan, guys. Follow nyo yan. Pinromote dito. Oh, cute siya, di ba? Ito yung sinasabi ko kanina. Thoughts on the 72 years old candidate from Brazil, I think, or another country, aiming to represent their title for Miss Universe Brazil. Did you see her on IG? Tama ba? Brazil or Argentina? Or baka iba? Parang Argentina. Not sure nga daw siya. But comedy. Ayan. Laro. Oo, naging ano na siya. Parang common na tuloy pag 72. Hindi na masyado nakakatuwa. Yun lang. Hey, wala hi to Sherwin Remando. Thank you for watching. Kat Espin joining Miss Ecuador Universe. So Argentina, ito Argentina nga siya. Ayan. Hindi talaga kinabog yung 69 years old natin, di ba? May 72 years old na sumali. Ayan na. Baka may 80 may pa yan. Nakabangan natin. Yeah, may mga bagong join sa live natin. We're not talking about Alexi and Cyril Payumo yet because we want to filter all the comments before we jump into that. Sure. So, stay put lang kayo dyan. Uh-huh. Para ka si Paris Hilton. Na 72 years old. Ito yung kandidata na hindi na kailangan mag-effort para mapansin dahil sa kanyang wonderful personality and of course, achievements. She is quite the one na dapat talagang abangan. Miss Aqua Queen. It's pertaining to Alexi, no? Mm-hmm. I think so. Ayan. Miss Aqua. Ang daming alam na pageant nito ni Sherwin, no? Miss Aqua Queen of the Universe. Lord. Kailangan ano siya? Basa. Basa. Ash Melendez for PR. Cyril Payumo, Pampanga. Clapper pala si Payumo. Yes. Nung binibining Pilipinas. Later, ano natin si Cyril. Nagpaayos po ba ng ilong si Cyril? I'm not a fan of her, so I didn't notice any changes sa mukha niya. Solo si Kuya is next week. Sana nandun din si Miss G kahit nasa Siargao si Miss G. Grabe ka naman. Pagbakasyonin mo naman si Miss G. Oo nga, pagbakasyonin mo naman ako, Sherwin. Hindi naman biro-biro yung gastos dito. Sige, ikaw po malit, Sherwin. Why not? Diba? Go lang. Hoy, baka meron tayong viewers na gustong mag-join next week. Since I'm not here, you can join Ace. Again, guys. Mag-message lang kayo kay Ace. And then, you know, parang Ace will share you the link. Yes. Oh, sige. Ayan, si Miss Gina nag-approve, guys. Yeah. Go lang. Good evening. Si Nel, baka gusto mag-join ni Nel. Nel, pwede ka ba linggo yun, Nel? Kasi tuwing, ano ba siya, free? Tuesday yata siya, Wednesday. Oh, Nel, ah. Chika ka dyan. Chika ka. Good evening. It's nice to see you guys. My opinion, lawyer ka na nga. Married winner on Miss Earth. Tapos sasali ng Miss You. Nasa ng delikadesa. Di ba marunong makontento si Kat? Ayun, sinasabi natin kanina, di ba? And we're actually not invalidating your comments, guys, regarding delikadesa, regarding, you know, contentment. It's an open conversation. And correct. We respect your comments or opinions in this channel. Same thought, right? I don't want to play safe just to give you know, a very nice comment. But yeah, actually it's about loyalty. It's all about contentment. But then again, if she's not contented and she's not really fulfilled, you know, with Miss Earth, then
she's pursuing this journey in Miss Universe. Ang tanong kasi, if malotlot ka dito, saan ka pupulutin? Yeah, so kaya ka pa bang i-ano, 'di ba? I-accept ulit ng iniwan mong organization, 'di ba? 'Yun yung tinatawag na itinataya mo talaga yung yun nga, parang lahat ng baraha mo. Kaya, 'di ba? Yun lang. Good luck. Good luck na lang. Just Jimenez, ito rin isa rin 'to. So, ay, gusto mo yan siya. Gusto ko yan si Anne Goodnight. Oh my God. Oh dumagdag pa to si Jimenez. So, at first runner-up siya, paano kaya nangyari yun? You know what? If Miss Universe Philippines will allow transgender to join, I'm not sure. Baka marami akong makaaway na bakla. You know? If sasali na rin yung mga transgender dito sa ano, sa Miss Universe Philippines. Nakakaloka lang. Hindi okay ang hosting ni Tonya. Yun ang masasabi ko. And even the guy, the Nico, ang pangit yung ayaw mag-host. Oh, ano yung pagkaayaw mo sa kanya, Miss Chief? Kasi maraming mix ano din dito. Like ano ba yun? Bias. Nung tinawag niya yung Philippines, halika na dito, hindi na ako galit. Yung may nagtatagalog pa siya and all that. Ah, okay. Yung mga off niya na ano, na parang, hindi na siya joke eh, di ba? Parang off yung humor, yun ang masasabi ko. Ayun lang. Okay lang yung chine-cheer mo eh. Pero yung mga kung ano-ano pa, di ba? Oo. Ayun lang. Akalong. Miss Universal Woman 24 in Cambodia. Hindi ko rin type sa sali si Kat Espin sa MU. Pero maliit siya. I'm not sure kung mananalo siya. National Director pala, Alexi Brooks, Filipinas. Lisandra Chirinos, Miss Venezuela, Universal, Woman, 24. March 16, Miss Charm. Scripted na yan, formality na lang yan. Siya mananalo dyan. Sino to? Ah, si Espin siguro to. Or baka si ano, Quezon Province yung tinutukoy niya. I know. Mahirap makalaban ni Espin sa Nationals. May top 21 sa Miss World, Miss Grand runner-up, Miss USA top 5. Kaya may hirapan siya. Si Nationals pa lang talagang challenge na sa kanya. Yeah. Good evening, Miss G and Kuya Ace. You both look gorgeous. Thank you so much. Hello, new page from Indonesia, Miss Aesthetic International. Oh my gosh. Parang gusto kumain ng liempo ngayon. Arnold, a.k.a. ALV, National Director ng Miss... Oh my gosh, ang dami naman. Ako mag... Burong-buro na ako. Sawang-sawa na ako sa lahat ng mga... Para sa mga kapatid, sulputan kung saan-saan na beauty pageant na... It's a waste of money in the first place because hindi makinala itong mga pageant na to. And if they want this pageant to become famous, they really need to double the effort and to really work hard, you know? But, no. Ew. Hello, Miss Jean Ace. Nice to see you both. I'm excited for this discussion. For me, if winner ka na sa certain pageant, enough na yon. Respect Miss na lang G. sa organization and be contented sa title mo. Siya yung ano, friend ko na ano, may friend kay, yun nga. Pero anyways, birthday niya, Miss G, today. Guys, batiin niyo naman si Mike. It's his birthday today. Oh, happy birthday, Mike. From Iloilo din siya. Happy birthday to you, Mike Vidal. Nasabog na sabog ang biceps. Ay, correct, oo. True. Guys, follow nyo na yun. Nakikita ko. Sabog ang biceps. Happy birthday, you know, I really admire those men who really work hard, you know, for their bodies. Yeah. Diba? Like yung mga flat yung chan, nagpuputukan yung mga ano. I mean, it's really hard to maintain, di ba, Michi, the body. I know. Oh my God. Happiest birthday to you, Mike Vidal. If ever manalo si Kat Espin sa MU Ecuador, aarangkada kaya siya sa Miss Universe in Mexico. Definitely aarangkada to. Oo. Talaga namang in favor sa mga Latinas. You know, that it will be held in a Latin country. Mexico, yeah. Good luck na lang sa kanya talaga kasi bardagulan din talaga. So, galingan niya. And the good thing about her is that hindi na siya magpapaka-trying hard pa to gain fans or to create noise. Because correct. Ngayon pa nga lang na-join pa lang siya sa national pageant. Umabot sa atin, di ba? Left and right na yung noise eh, right? So, it will not be hard for her to make a noise in this pageant.
May isa pa daw na ayaw pangalanan ng mga Earthlings na gusto sumali sa MU, ang club bata pa. Baka si Nellis or Destiny. This is so sad. Wag naman sila kasi nagiging host pa sila, di ba? This is so sad because somehow nagiging questionable why this title holders are joining Miss Universe. Pero naging questionable yung organization tuloy for me. Were they not fulfilled with their experience as an Earth warrior? Kaya sila mag-join ng Miss Universe? Ano, lahat na lang tayo may unfinished business? Yeah, hindi pwedeng ganun, di ba? I know, right? Ayan. Festival of Santo Niño is celebrated as Dinagyang in Iloilo, Sinulog in Cebu, and iba-ibang Minaklan. I know. Okay. Thank you so much for this one. Thank you. Ayan, alam na natin. Hindi alam. Dinagyang. Okay. Diana Makiches sa Taruk, Karen Mendoza, Graciela Liman from Contesera. Yes. Hindi naman mahirap sa kanilang pumasok as FA. Kasi yung iba naman talaga dito is sumasali ng beauty pageant para magkaroon ng pangalan at makilala. Yes. Nagpapalawak ng network in social media. I even saw this guy na super liit, hindi naman ganun kagwapo, pero naging FA siya. Because he has like 1.5 million followers on TikTok. Oh, because of... You know? So, ako nung naging FA sila, parang okay, it's no big deal for me at all. Oh. I'm pretty sure that they work hard. I'm pretty sure that, you know, the effort na pinush nila doon is not as the same as, you know, effort and work hard ng mga hindi masyadong kilalang FA na lumalaban ng patas. If you get what I'm saying. I mean, si Graciela kasi from Cebu Pacific siya. So, you know, it's not even new to her. But for Adayana Maki, I think it's just her first time to be an FA. So, you know. But I'm happy for them. Ayan, I'm from Iloilo but working here in the US. Happy Dinagyang Festival, Iloilo. Visit kayo sa Iloilo next time. Ayan. Sige. Ikaw, Miss G, gusto mo ba sa Iloilo? I don't know yet kung anong meron sa Iloilo, pero yung friend ko, nainggit ako sa kanya because he's traveling all over the Philippines. Like, kahit yung mga hindi kilalang places, para nasa bucket list niya is to complete all the travel destinations in the Philippines. So whether it's like the not-so-famous one, nagpupunta siya doon, so nakainggit. Like, how? Alam mo, solo traveler siya, nakatuwa. Wow. Ito si Hotor ni Batman. Miss you, Miss G and Ace. Thank you so much for tuning in, for watching. As you can see, nag-red na naman siya because of my hair. Very sensitive ang skin mo. I know. Kala ko ba si Jessa Avila yung appointed as MUP? Who is this Jessa Avila? Hindi ko pa siya na-check. Pero abangan na lang natin piling. Kasi, di ba, hindi pa naman official. Baka mamaya mali tayo, di ba? Pero baka din naman tama tayo. Ayan, chine-check na ni Miss G. Pero kasi malalaking vloggers plus meron pang, di ba, national director ba siya or handler ng mga, di ba? You can find her. Baka mali spelling ni Hindi ko siya, baka... Ayan. Si Ecuador. Are you pertaining to Parang depende pa kasi kung sino man nanalo, di ba? Pero for me, nabibigyan naman sila ng pansin even before . It's just that, di ba, nag-step up lang talaga ibang country, especially Asia, when it comes to pageantry. And pag nag-immerse na kasi tayo sa business side, so mas pinipili na nila yung mas maraming followers, mas maraming kikitain sila sa kandidata compare sa talagang as beauty pageant, as yung beauty lang talaga yung pinagbabasihan. So, I think matagal na yan . Pero, I think, diba, sa Supra ka, nabigyan naman sila ng chance. Is it time for Ecuadorian beauty queen? Why not, right? I mean, as what I'm saying in the past, joining Miss Universe or winning Miss Universe is everybody's game. So, whoever is yung talagang destined to win Miss Universe, then, you know. But I don't feel like she's a threat, to be honest.
Feeling ko tuwang-tuwa na naman si Nawat kasi yung former queen ng ME sa sali ulit sa other pageant. Actually, isa si Kat Espin sa pinakamaraming international trips na queen ng Miss Earth next to Karen Ibasco. I think Miss Earth 2016 also dealt with bullying, especially from Miss Earth Philippines 2016. Miss Philippines mocked Miss Ecuador, maybe to refresh also. Ano to? Nakamute ka. Sorry. Hindi ko pa yan masyadong nabalitaan yung ganyang ano. Pero let's see, kasi ano pa naman to eh, di ba? Hindi pa naman siya nananalo, di ba? Saka baka overhype lang siya. Ayun nga, Diyos ko dahi. Ito na naman tong ano, Argentina. Grabe nga ni Ara Gregory, Miss Charm. Kabahan na si Krishna sa Miss Charm. Gwapo ng host ng Miss Global. Siniko. Alam mo, hindi talaga ako attracted sa mga ano, sa mga half, sa mga foreigner talaga. Okay naman siya sa akin, kaya lang kasi alam mo na parang ano, wala, alam mo yun na parang mabenta siya sa mga, di ba? Ayun lang, yun na lang yung sasabi ko. Wala lang, nakakatawa lang. Mas gusto ko pa si Daniel Matsunaga, yung mga ganun kapag foreigner, Daniel Matsunaga, Hideyaki ba yun? Mga ganun, pero yung mga ganyang niko-niko, I just die. Hindi ko bet, pero kung nasa harapan mo na, why not, di ba? Ayan, di ba? Mga Troy Montero look, mga ganyan. Pero yung mga ano, no. Okay. Polynesian, ito yung tawag doon, Ace. Kanina si Nia describe. Ayan, oo oh, nga. Thank you so much. Thank you so much. I think makadagdag din na may invitation ng Miss Samoa or kay Shane Tormes. Isa yun sa mga international trips ng Miss Global. Kaya siguro nakapasok si Samoa. Hello to Julie Mondragon. Maraming salamat for watching. Sana pumayag sa San Bernardo dun sa alok ni ALV. Arnold para sa Miss Universal Woman. Miss Universal Woman 24 in Cambodia. Hello to G Manila. Long time no see. Thank you for dropping by. No G. I love seeing you both, sabi ni Lester. After watching Miss Global, mas maganda yung production compared to Intercon and Globe. I am rooting for Miss Iloilo for MUPH 2024. Umay ako kina Shamsi, tsaka sa habi ni Supsup, halos lahat ng provincial pageant ng MUP. Judge sila. Di ba sila napapagod? Buti kayo aware kayo na judge sila. Ako hindi. Grabe yun. Pwede ba? Hello, G and Ace watching while doing household chores. Ayan, thank you for watching, Mark Brion. Hello, Priscilla Mark. Mireles, asawa ni John Estrada, Miss Globe 2003 to Miss Earth 2004. Thank you for this bakit one. Daxto si John Estrada. Sky Sarawat, sawari ka, Miss G&A. Skapo na ka. Sway man na ka. Your thoughts sa side of si Miss Earth, nasagot na namin to kanina. For sure, nabasa mo na rin. Miss Global Malaysia, dapat top 5. What's your comment about it? Short comment mo lang. Like sinabi ko kasi, na parang diba, iniikot nila yung crown. Plus, siguro, judges preferences. Kasi yun yun eh. Kahit na nag-perform ka, pero kung hindi ka talaga, di ba, bet ng mga judges plus organization, hindi ka talaga ipapasok. Kahit magaling ka pa kumuda. Si Philippines nga eh. Although, yung kay Philippines naman kasi, medyo parang naligaw siya eh. Di ba? It's all, the question is being happy, di ba? How to be contented sa being happiness. But parang sagot niya being successful. So parang doon siguro na ano talaga siya, nadali siya doon for me. Nawala ba ako, Miss? Ay, hindi, nag-shift ka sa ganito. Okay. Pero for me, So for me, it's judges' preferences. It doesn't have to be na good performer ka, solid ka na sa top 5. Siyempre, nilagay ko na yung ano natin, topic natin for later. Nagulat ako, kala ko nawala. Yeah. Mas excited pa ako sa MUPH kaysa sa Binibining Pilipinas, hindi ka nag-iisa, Michael Ferrendo. Speaking of change, she reminds me of Barbara Streisand because of the nose and her musical talent. Hello, G and Ace. Good morning here in British Columbia. Hello, Ace. Thank you so much for watching. My vote goes to Alexi Brooks, Miss G, since Do or Die na rin po ang MU under JKN. No more credibility and prestige. Ayan, naglalabas na ang mga funny. Correct. Ayan na sila. Hello.
Yes, naalala pa kita. I can still remember you. I guess you sent me a DM on Wow. Messenger on Facebook because I think hindi niya gusto yung comment ko kay Ruby at that time. Kaya medyo familiar ako kay Michael Florendo. And you know, he's also giving me critic din. I mean, kapag nanonood siya ng vlog ko, if meron akong hindi niya gusto na hindi niya gusto sa sinabi ko, you know, wow. He's sending me message. Nag-feedback siya. Thank you so much. Is Miss, ano to? Cyril is Miss Tourism International. Sumali ba siya dito? Yeah. Siya yung crown niyan. Nag-crown dyan. Ayan, dami yeah. ng gigil. Walang hiyatong palabok. Alam mo yung palabok? Gustong-gusto ko ng palabok kanina. Baka magpa- palabok ng... Palabok ng... Kahit marami ng... Kahit wala na kasing open eh. After this live, wala nang open. So baka magpalabok Jollibee na lang ako. Hello to Dansky. Thank you for watching. Hello, wala naman ng crown. Queens ang ultimate dream I am. You look at Antonio Percil. Thoughts on the wedding ceremony of Prince of... Oh my gosh. I'm seeing this last time pa. Pero I know this... Pero guwapo siya. Guwapo siya, no? Sobra. Wala lang. Ang cute. Ang taray ng wedding ceremony nila. Medyo horror lang yung naka-red na ano si ate girl na lumalakad. Naka-horror movie yon. But it was really a fairy tale do come true, right? Tama ba? Yung napakasawa niya is parang ordinaryong tao. Ano? Yes. Ordinaryong commoner group. Ang tawag nila. Yeah, commoner. Yeah. Nakatuwa, no? Fairy tale happens talaga. Oh, bali mo ikaw na yung neck. In the Q&A of for Miss Iloilo 2024, I feel that candidate number 8 gave the best answer. And although Alexi really spoke eloquently, I feel that her answers were not on point. The Q&A kasi, the answer of Alexi Brooks actually revolved around women empowerment. And it's more of her conviction, I guess, that made her, you know, win during her Q&A. What can you say about this one? Ako, I agree kay Kate. Pero Kate, you have to understand na syempre, from start until end, di ba, overall performance pa rin. Maraming sige, i-disregard natin yung mga awards na nakuha niya. Pero di ba, nag-perform siya eh. Siya rin yung nag-best in swimsuit. And pag major title holder, I mean, major yung award mo, syempre may impact yun. Plus the, di ba, from the start na competition, highly favorite talaga siya. So it's the overall. Ayun lang. According to source, MU Page Finals will be this coming May 22nd weekday. Huh? Ang tagal. Di ba? Parang ano pa. Almost. So bakit may plan ka ba niyan? 22nd? Ang tagal may pa niya. May pasok ako niyan. Pero why not? Pag may pera ako, marunda ako niyan. Kaya magpadala na kayo ng pera, guys. Sorry. Kung may pera, why not manunood ako? O kaya kung meron ako makasama na subscriber natin, magmakasama ako to watch it, why not? Ayan na, sila ayan, going si out. Mike. Oh, for oh, sure. Yeah. Oh, ayan, sila kapag i-join sila or pag mag-watch sila, maybe I can also watch with them. Oh, Mike ha, message nyo na si Miss G. Go na yan. Correct. In the Q&A for Miss, nabasa natin, do you agree that Miss Global invited Antonia, Chatnalin, and other beauty queens so their pageant can get more... Noise? Noise. Ayun. Oh, noise, oo. Oh, oh. Ako, I love the fact that they invited Antonia Percil and then Chatnalin and the other girl from Miss Globe. Parang it's like about promoting unity that there is no competition between, you know, yes. Minor pageants. Nakatuwa lang. Not really to get more noise, but to maybe, you know, benefit of the doubt. It's more about unity for me. Mm-mm. Ang ganda na sinabi mo dun, Miss G, kasi ganun din yung naano kay. Kasi ang Miss Global kasi, guys, nagpapakilala pa sila sa, di ba, mundo ng pageantry. And in order you, di ba, para magkaroon ka ng good, you know, ng feedback, syempre, kailangan mong kaibiganin yung mga, sinasabi na nating sisterhood, yung mga sister pageantry ng mga ganito. So, they invited them, and at the same time, kasi yung owner ng Miss Global is Vietnamese. So, very friendly talaga sila. Wala sila masyadong kaaway. So, nag-i-start pa lang sila. So, understandable yan. Masaya yan. Miss G, masasabi mo bang pag sorry sa word si Corona, si ano daw? Ha? Huh?
Anong? PG? Tama ba? Ibang PG? Ah, patay gutom! Ah, okay. Tama, PG nga. Masasabi daw ba natin? Sabi ko naman sa'yo, Sherwin eh. Ayusin yung pagta-type eh. Oh. Ayan, Miss G, Kuya Isma, sa'yo bang patay gutom sa grabe corona naman. Si Kat Espin? I think patay gutom is very harsh, no? No word to say to correct. This person. Like what I've mentioned a while ago, we don't know what's going on. What are the things that she wants to fulfill in life, right? So ako naman, if ever ako, let's say in a different perspective, let's say ako, meron akong YouTube channel like this. You know, we talk about pageants, and then I want to have another channel wherein we talk about my life, or let's do like the typical vlog, day-to-day life, ganyan, life vlog. Can you say na patay gutom ba ako to earn here in YouTube? Parang ganun yung ano, diba? So you don't know what's Tempino. Going on, actually. Tempino. Diba? We don't know what's going on, what's her plans. Yun ang masasabi ko. Parang I cannot say that she's patay gutom. Parang I wanna go to this aspect na lang that maybe it's her calling, like what Ace is saying. Yeah. Maybe go-getter. Oh, parang ganyan, di ba? Kasi di ba nga, baka hindi pa na-fulfill yung pagiging queen niya. So, yun lang, guys. Let's be ano na lang. Understand. Okay? Masato naman ako dito kay ano, kay Hideaki. Kung sasali sa Ecuador, ilabas si malditang Melda Sugar. Sumali na siya, di ba? Sa ano, sa Germany ba yun? Tama ba? Pero hindi siya nanalo. Oh. Ito si Anita Gomez daw. Might represent Zambales and MUPH. Might. Wow, talaga. Ano pala siya? Taga Zambales. Yeah. Good luck sa kanya. It's nice to see you both of you again. I miss watching your live, Miss G and Ace. Thank you, Miss G, for following me po on IG. God bless you both and more power to your vlog. Super cute po costume. Oh, super cute na costume mo. Thank you, Jenica. Yeah, thanks so much. Si Dennis, ang taong... Yes. It's always a pleasure to me, guys, to follow you back. It's, you know, my simple way of saying thank you. So maraming salamat. Miss G, you're so fresh. Mukhang nadiligan ka. Wala lang akong ano. Ay, alam mo sometimes yung mga friends ko, they're telling me na mas okay pa na wala kang makeup sa mata. Kasi, you know. But yeah. Wala lang. Okay. Alam mo, haba na nakwentuhan natin, no? In 3 minutes, magsasart na tayo kay Cyril Payumo at kay Alex. Ayan daw. Inaabangan nyo, guys. Vegeta naman next time. Oh, sige. Check natin yan. Sige. ASG, so ganda ni Nadia Mejia, yung Miss USA 2016 Top 5, kasali siya sa Miss Ecuador. Yeah, check natin yan. Aha, kasali din sa Miss Ecuador si Miss Top 5 USA, pare-pare sila ng comment. 72, forget it, that's a bloody old racist. That's too dried out. Nico Bet face ni Cyril, average lang. Happy birthday, Mike Vidal, pakain ka na. Tonight pala yung MUP na ito. At Tonight daw, yung sabi nga ni Isa. Ayan na. Wala eh, mas sikat at mas mataas ang MU kesa sa Miss Earth. Unfinished business kay Kat Gray, nag-start yun, di ba? Yes. Basta ako, tama na si Pau Amelings. Baka, hindi na po sasali si Pauline Amelings. Miss Jim, ever tumanggap ng trans sa PAL, mag-a-apply ka? Hindi ko talaga dream maging flight attendant. I don't know why. Hindi ko talaga siya dream. Because for me, it's really a tiring job. Oh my gosh, what happened? Oh, it's not charging. Buti na lang napansin ko that it's not charging. Baka malubat yung laptop. Wait lang. So yun. Ayan. Where's the charger? Bigla ako na stress. Nag-charge mo na si Miss G, guys. So, pero, syempre, depende sa kanya, di ba, piling? Kung why not? Kung ayan. Calling din ni Miss G, yan, malay mo naman. So, oh, di ba? It depends. Totoo po ba palakasan sa PH Airlines? I'm not sure. Hindi ko alam. Pero sa lahat naman talaga, sa lahat naman talaga ng ano, ng trabaho, merong palakasan, merong talagang politics, favorite right? Favorite thing. Oo. So if you are the sobrang gwapong guy and you have like, you know, a lot of followers, sikat ka in social media, then you for a fact that when you posted something on your social media, it will create, you know, it can attract more people as well. Kasi parang you're yung mga influencer na to, parang when they post it on social media, parang you're paying an ad already or an endorsement without paying that person, right?
So maybe that's the reason why most of the flight attendants right now is yung mga sikat talaga na kahit hindi naman ganun ka-powerful or ka, yeah. I don't know their qualification, but I just, you know, like what I said last time, this guy na nakita ko na taga Cebu Pacific, hindi siya ganun, hindi siya guwapo, if you will ask me, hindi siya guwapo. So, parang nakapasok ng Cebu Pacific to. Wow. Like, yung mga nakita ko kasi, matatangkad, magaganda yung katawan. And this guy is even payat. And then when I check his, you know, Instagram, okay, nakalagay doon, TikTok follower, TikTok followers, 1.5 million. Parang, nasa panahon na tayo ngayon talaga na ang basihan ng ganda at ng galing ay ang followings, right? Wherein it should not be the case dapat. Correct. Yun lang. Nagiging ano na rin nila yun. Nagiging, ang tawag doon, nagiging parang bragging rights nila to have more followers. Somehow naging ano validation sa kanila yun na pag marami silang followers, they feel like they are empowered, they feel like, you know, they're better than anyone else. That's why it's very important talaga, Ms. G, na parang kilalanin natin mabuting sino yung pina-follow natin. Kasi di ba, exactly. Minsan nakaka-influence na sila. Pero yung influence naman, hindi naman impactful sa buhay natin. Puro lang kapritsyo or parang kung ano-ano lang, di ba? And itong mga followers ko na pinalo ba ko on Instagram, kayong mga bakla kayo, super light ng mga ng mga edits ng mga lalaki na nakikita ko sa feed ko. Super light sila ng sa kapat ko din nasa feed ko puro lalaki nakahubad, mga nakabrief, mga taga ibang bansa. Well, nakakatuwa din naman. Kasi yung power ng algorithm, diba? I know. Sabi ng friend ko, ba't puro nakahubad yung nasa feed mo? I don't know. Sabi ko kasi mga followers ko na pina-follow ba ko, nila-like nila itong mga to. So, but you know, I have nothing against it. Nakatuwa lang na ang dami ko kung saan akong lugar nakapunta. Vietnam, so, hindi lang pala ako. Singapore. Oo. Busko, dai. Ayun lang. Okay, let's start na. Ayan lang. 8:02 na. Okay, mabilisan lang naman itong ano natin. So, syempre, meron tayong video presentation for you guys. Ayan. Video talaga. Ayan, video guys, videohan. Kailangan ba namin mag 3D glasses? But, oh my gosh, nakikita niyo yung logo ng company ko. Ayoko na. Hindi ako prepared. Oh, paano baka may share to? Baka may copyright or patent. So. Ayan. Okay. Yay. Ayan. Pwede ba mag-share muna? Naihina ako. Ito muna, sagutin mo isa ba nagsasabi. Okay, go. Kaloy, iba kasi talaga kapag tinawag kang Miss Universe, kaya maraming sumasali kahit winner na sila sa ibang pageant. Kaloy, masasabi mo pa ba yan kung ang, di ba, yung nangyayari ngayon is pag tinawag kang Miss Universe, parang di ba, pag sinawag kang Miss Universe ngayon, parang hindi ka na ganun ka. Yung taas, yung tingin mo sa Miss Universe is parang bumababa, di ba? So, I think tama naman din na parang pag sinabing Miss Universe, pero when you look at the, you know, in reality, parang hindi na siya nangyayari, di ba? Nung ang dami na nangyayari. Like niyan, mga crossover queens, there's nothing wrong. Pero yung delikadesa lang na parang galing ka na sa major pageant, tapos, di ba, magko-crossover ka sa isa pang major. So parang kasi dapat you have to, kahit hindi ka na yung reigning, kahit matagal pa. Sige, hindi lang siya yung tinutukoy ko, guys. Kumbaga, in general. Kasi parang yun na yung brand mo eh, as a queen eh. Doon ka nakilala as Miss Earth or kung Supraman yan. So, ganun. So, yung delikadesa lang. Yung loyalty mo ba, di ba? Doon ka nakilala. So, yun lang. Anyways, yan. Thank you so much. Ayan na. Game na tayo, Ace. Okay, let's start with, tanggal natin. Siren. Yan. Okay, ayan na. Pageant Talk Live na tayo, guys. So we are going to give you brief comments about these two confirmed front runners in Miss Universe Philippines 2024. But keep in mind that it will not just be for today. For sure, marami pa tayong brainstorming na magaganap sa upcoming days. Okay. Syempre, let's start na muna with Alexi Brooks. Ayan. Miss Universe Philippines Iloilo. Okay. Natahimik tayo. How do we start? Okay. Lakas kasi ni Alex. Um,
is she a threat or overhyped? Ayun yung ano natin, thumbnail natin for today. Kawawa naman yung mga manonood ng replay, no? When they open the YouTube, puro chikantay ng 1 hour. Oo. Nako, my gosh. Magko-comment na lang ako na ano, na magta-timestamp na lang ako so that they can jump into this right away. Okay. With Alexi Brooks, okay. One thing that I just don't like about her winning is, you know, she tend to compare kay Zozie Beanie. Which is for me, parang it's unfair na ma-compare siya. And it's not even her fault to have that, you know, facial feature or physical features na somehow may resemblance kay Zozie Beanie. That's number one. Is she a threat or overhyped? What I can just simply say right now, we never talk about it, Ace, sa backstage, right? So yeah. Whatever my commentary is right now or your commentary might be different, right? So, yun. She is a threat for me. She is a threat for me not because of her Q&A capabilities, but if this girl will have a flawless pasarela, and if this girl will have or will maintain, you know, that kind of makeup or gorgeous package, she is a real threat for me. I just love how the way she speaks, because when she speaks, it's, you know, it's full of conviction. Iba yung self-confidence niya pag Q&A. I think, wala pa man yung Miss Universe Philippines, it will already be her strength, her Q&A capabilities. Second, is it time for us na ba to send a black beauty in Miss Universe competition? For me, why not? Because I can see potential with her. You know that I'm not really a fan of black beauty queens, right? Parang the last time si Miss Biliran. Yes, si Skelly. Skelly, yeah. Florida. Skelly, Florida. Hindi ako fan ni Skelly. Because yes, her beauty is different compared to other delegates back then. She's not an overall package to begin with. Unlike with Alexi Brooks. If flawless lang ang pasarela, be consistent with her looks. And just really, you know, prove herself that she's actually deserving to be the next Miss Universe Philippines. It's just really a short comment for me. Because overall, I was really impressed with her performance. Not just that, it's really the Q&A that she got my buy-in. Nakakabato. If sasali to, if makakapasok to sa top 5 ng Miss Universe Philippines, and if ever she will give a very good answer in Q&A, tapos hindi siya mananalo, I will be disappointed. Because as you all know, Q&A matters for me. I understand that in Miss Universe Philippines, it's a totality of your performance in determining the winner, swimsuit, evening gown, Q&A. If Atisa Manalo will join, and if she outperformed Alexi in terms of, let's say, swimsuit and evening gown, but Alexi gave a very good answer, mag-fast forward na tayo, I will be upset. Because I still, you know, value and I still give importance in Q&A. That's just for me. I like her. I like her to begin with. I just want to see her to be consistent with her styling. Because sometimes the problem, not really the problem, but the opportunities of having a dark skin is having that, you know, a flawless skin. And I hope she can maintain, you know, her good skin, a flawless skin, and then just really, you know, be consistent with her styling. Pasabog na siya, national competition pa lang. Yeah, I'm not complaining with the gown. Diba? Some of you might say, it's a pageant gown, it's a pageant gown. But pageant gowns right now or nowadays are still in because you're joining a beauty pageant. So to all of you who's watching right there and then saying that we're so over with the pageant gowns, we want to see... You guys are like saying something. Ano yung lagi na sinasabi? Like sa gown ni Michelle D na parang
fashion forward, right? Yes, fashion forward. Yun lang yung sinasabi. Again, guys, it's not a fashion show. It's a beauty pageant. So, I so love her overall package during the national competition. If this package will be consistent and will continue in Miss Universe Philippines, the crown or getting that Miss Universe Philippines crown will not be impossible for Alexi. That's all I can say. Yeah. Thank you for answering that question. So for me, siguro overhype or a threat. As of now, threat siya. Kasi hindi pa naman talaga complete talaga total yung mga candidates. And siguro, depende to kung magiging overhype siya. Depende sa mga fans. Because sometimes kasi ang mga fans kasi nakaka-apekto din ang pag-hype nila sa candidates. Diba? Nakaka-apekto yan. Especially pag medyo palaban yung mga fans. Siguro kalma lang tayo. Malakas yung ilo-ilo ngayon, guys. For sure ako na hindi El Tocuyo. Kumbaga si Alexia yeah. magbabalik sa semifinals. So kalma lang kayo, guys. Yeah. Mas maganda na yung parang, di ba? Confident tayo kaysa sa overconfident. Pero anyways, going back to her. Ito pa isa pa. Nabasa ko sa profile niya is parang them and they or them. So parang non-binary siya, I might say. So gagamitin ko na lang she or herself, guys, para for the discussion purposes na lang. So parang for me ganun si Alexi naman kasi is buo yung personality niya. Kumbaga buo yung persona niya na parang sabihin na natin they or them siya. Pero yun eh, yung isa sa mga mahirap, Miss G, parang lumalaban ka national, parang buo na yung loob mo. Kumbaga, buo yung pagkatao niya na parang inaccept na siya ng city niya or ng province niya na kung ano siya. So, ibig sabihin, wala nang doubt sa kanya. So, buo siyang lalaban sa national ngayon. So, for me, isa sa yun sa mga pinaka, advantage niya or edges niya. Kasi nga, buo na siya, kilala na natin siya kung sino siya. And, of course, the background, yung story niya, di ba? Sobrang lumaki siya ng walang father plus ang mother niya lang talaga nag-alaga sa kanya plus her lola Basing tapos lumaki siyang tindera. So ang ganda ng background, very hardworking and athlete pa siya. Alam naman natin pag athlete, very determined to, sobrang disciplined to mga tao. So when it comes to mentality, yung fortitude niya malakas. So yung toughness niya, isa pa yun sa pwede niyang maging balance sa competition. Pero when it comes to her beauty, yung beauty niya, di ba sabi niya rin, she has this mix of masculinity and at the same time femininity. Mas gusto ko siya actually ng masculine siya. During her UAAP days, kasi National University siya. So, ang gwapo niya. Nag-upo na ako sa mga pictures niya nung lalaki siya doon, ha, guys. Ha. I'm in a positive note to. So, pero sa when it comes to femininity, nakikita ko sa face niya, kahulma niya si Cherry Hill ng konti. Ewan ko, guys, kung kilala niyo pa siya. Sumalangit naman na siya. Pero si Cherry Hill talaga yung nakikita ko sa mukha niya. Ito yung sa mga feeling ko, sa when it comes to fashion industry nga, sinasabi mo, Miss G, yung androgynous na beauty is ina-embrace na to, yung pagiging lalaki mo na side and at the same time, pagiging feminine mo. So, when it comes to fashion, malawak yung, kumbaga, yung business na mapwedeng i-cater ni Alexi. Kung if ever siya yung mapipili. Kasi sa beauty, despite na natin muna yung stylings. Pero kasi pwede rin question dito is, ready na ba tayo after Beatrice and Michelle D? Diba? Kasi si Michelle D, alam naman natin, we're not talking about the gendered here, pero diba, agad-agad. Pero saka na yun, kasi hindi pa naman nag-i-start yung pageant. It's just initial lang to na comments. Siguro, intelligence naman and comm skills, gaya yung sinabi ni Miss G, she's a very powerful speaker, may laman, may depth, kumbaga. So, kumbaga doon, alam mo kasi may hinihugutan siya because of her, experience sa life, and marami siyang muhugot as an athlete too. So, madaming dynamics, madaming dimension siyang pwede makontribute when answering any question, and siguro sa organization. And yung strong advocacy niya and personality niya, nabanggit ko na kanina yung pagiging athlete niya, alam naman natin, very disciplined, determined, and ito tayong mga bagay na mahirap i-achieve, especially, iba naman kasi ang mundo ng pagiging athletic eh, di ba? Yung mga fans noon, wala silang say sa performance mo. But this time in pageantry, di ba konting kibot mo, may sinasabi yung fans or mga bashers mo. So, ibang mundo to. Sana, ma-channel niya yung ganong toughness and fortitude sa pagiging athlete. So, tulungan natin siya, guys. Kasi alam ko naman kayo, may sari-sari kayong pambato. Pero alalahanin natin, mga kandidata to, tao din sila. So, kahit na strong sila, pinapakita, pero may weak side sila. So,
tulungan natin sila doon kasi kagaya nila, 'di ba? Gusto rin natin na may umaagree sa atin. Pero minsan naman kasi depende rin sa performance. So, pero mga kandidata sila. So yung personality niya malakas for me. Siguro yung pwede ko na lang maano sa kanya, yung disadvantage or pwede niyang areas to improve yung styling niya. Kasi nga, nasabi ni Miss G na nahalintulad siya kay former queen, Miss Zozibini. So siguro, yes, magkaiba sila. Pero like Miss G, nahalintulad siya sa maraming, di ba? Sinasabi niyo, kaboss niya si Rupa May, kahawin niya si Ariel Arida. Pero when you say Miss G, kilala mo siya as magiging prank and alam mo yung ano niya, brutally honest. So doon mo siya madidistinguish na siya si Miss G. Pero kung ka-Alexi, sige, sabihin na natin, ka-prototype niya si Zozibini. So siguro ang kailangan i-gawin ni Alexi is pakita niya kung sino si Alexi na hindi siya, kumbaga para ma-set aside lang siya. Siguro, sige, physically, siguro styling ibahin niya. Huwag siguro parehong hairstyle. Kung ano meron si Zozi ngayon, siguro ilayo niya. For the sake lang na, siguro, hindi naman, for styling purposes naman to, it doesn't mean na mag-iiba siya ng styling, hindi na si Alexi yun. So, ng personality, oo. So ipakita niya kung sino si Alexi. And siguro, konting ano na lang, siguro sa pasarela, maganda na yung pasarela niya. Pero, di ba, sa pageantry kasi gusto natin ng greatness. So, kailangan siguro mag-train pa, siguro, konting ano pa, may dating naman, stage presence, it's just, kailangan natin ng powerful pa. And, ayun lang, siguro, gusto ko siya kasi for me, she's the epitome of supremacy, diversity, and inclusivity. So, yun lang. Love it. But do you think it's time for us to send the Black Beauty? Okay. So, for me as a fan and a commentator here, yes. But the thing is, we have to consider also the venue. Kung sino yung host country. Diba, alam naman natin, sabihin na natin, isama na natin yung owner. Alam ko kasi, hindi sila mahilig sa mga black. So it's an elephant in the room na parang hindi naman pinag-uusapan pero alam natin ganun talaga sila. Especially sa Mexico, Latin, I'm not really sure kung ready sila. So yun lang yung concern ko dun, Missy. But as Filipino, yes. Okay, thank you so much. Next, move on na tayo. Ayan. The last one, Cyril Payumo, Miss Universe Philippines, Pampanga! Pampanga. Ayan. You know, hindi ko ito napansin nung namumula na siya. Oh, hay nako. Hindi ko ito napansin nung binibining Pilipinas. I know Cyril Payumo, yes. Pero I did not pay too much attention about Cyril Payumo. But I just wanna say na grabe yung improvement nito from binibining Pilipinas to Miss Universe Philippines Pampanga. Hindi ako na-impress sa Q&A niya. Her Q&A was too weak for me. So, nagulat ako ba't siya ang nanalo. But then again, maybe she's really a stunner. You know, maybe in person, she's really a stunner. But, guys, if we are looking for a Latina vibe, siya yun. If we are looking for a Latina vibe na may kapagmukhaan, na malalatina, lumalatina, I can see that, you know, she can also be like a good representative ng Philippines sa Miss Universe competition. I just don't like her hair color because eto naman, ang styling naman ito, too much styling na, too much glam, na to the point na nagmumukha na siyang transgender. Mm. Humahard ang face because of too much makeup. Because of too much glam. Okay, but the face for me, lumalatina, check na check siya sa akin doon. Again, another pageant gown, right? Maganda naman ang pageant gowns talaga to begin with. Maganda naman. Oo, and it's something that we are used to see na rin. So, you know, I'm still a fan of pageant gowns in Miss Universe. So if you will ask me if I'm buying it, yes, I'm still up for it. Cyril Payumo, I have not watched her overall performance in Miss Universe Pampanga because ang pangit ng stage, madilim. Madilim talaga. Kahit yung official nilang upload, madilim. Madilim ang stage. Bakit ganun? I mean, if ako naman yung organization,
ng Miss Universe Philippines Pampanga, I'll make sure na pag-uusapan yung pageant namin na mas maganda pa yung mga local pageants nila eh, no? Mga yung ano ba yun? Munting-ting pang ano? Ah, basta may may ting yun eh. 'Di ba? May ting mun. Basta yun, Pampanga, parang ganun. Mas maganda pa yun eh compared sa stage nito. But yun nga, if you're looking for a Latina vibe na pwede makipagsabayan when it comes to face and body physique, I think Cyril is also a good candidate that can represent the Philippines. With her Q&A, sabi ko kanina, hindi ako, I'm not buying it. I'm not impressed with her Q&A. Maybe wala na ibang mas maganda pang performance kaya siya yung nanalo. But I'm happy for her and isa rin to sa magbibigay ng spice sa upcoming Miss Universe competition. Am I expecting her to win? If Atisa Manalo will join, it will be hard for her to win the title. Sobrang magiging ano, makakalaban nito si Alexi when it comes to Q&A. Kasi closer interview pa lang sa Miss Universe Philippines, alam na natin kung saan ang bagsak nito. If you get what I'm saying. Right? So yun lang makakomment ko sa kanya. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Very short comment lang. Since ako din short lang din naman kay Cyril, kasi kilala na natin si Cyril, guys. Kaya lang medyo mahaba kay Alexi kasi kinakilala natin siya. Pero nabanggit mo na yung staging, production. Siguro, ano, i-recognize na lang natin yung Miss Iloilo kasi ang ganda ng ano nila, di ba? Yeah. Ng staging, yung lightings, production. Sabi sobrang ha? Cool talaga. Tapos, sa sampu, sampu ba yung pito? Pito? Di ba? Kudaera lahat. Tagulat lang ako na ang gagaling, nakakatawa lang sila. Pero yeah, going back sa ano nga, Pampanga, siguro areas to improve lang nila yung staging. Plus siguro yung, yun nga, medyo madilim, hindi siya HD. Pero maganda naman yung production, it's just siguro madilim lang. Pero maganda yun na very festive, kahanga-hanga yung, ang galing talaga ng mga kapampangan gumawa ng mga national costume din. Inspired by Parol. Uh-huh. So, ang ganda lang, nakatawa lang. Pero going back to Cyril. Cyril kasi is para, when it comes to pageant experience, ang makakonsider na to na veteran eh. Veteran, kumbaga. Although sa BBP, yung pinaka, you know, heartbreak niya na parang hindi siya nakapasok. Sige, ipasok na rin natin na parang, siguro, Miss Tourism International Queen siya, I mean, Queen 2019. Siguro, ibalik ko lang din kay CJ Opiasa. Di ba naligwak din siya sa batch nito? Baka naman kasi ito yung redemption time niya. So gusto ko lang din siya bigyan ng chance. And when it comes to height, sir, height of course, towering yung height na 5'9 without heels pa yun. And yung development niya as a queen, as a woman, nakita ko yun dito. Nakita ko din na parang... kumbaga nag-iba yung nag-mature siya, kumbaga yung nag, 'di ba, best in evening gown siya. Nakita ko doon na hindi man ganoon kaganda, maganda yung gown, kumbaga parang mas maganda pa naman, pero parang iba yun, nabigyan niya yung class, yung elegance na tinatawag. So nakita ko doon yung nag-shine naman siya, and yeah, yung maturity, yung development niya. So siguro masasabi ko lang, when it comes to beauty, nabanggit mo na, Miss G, for me hindi siya ganoon ka standout. When for me, kumbaga sa roster talaga. Pero, yun nga eh, lumalati na siya. Siguro, napakaganda rin na talaga ng styling. Pero, siguro sa styling niya din, nakikita ko, minsan masyadong 90s yung beauty niya, na parang, yun nga, too much styling, na parang may pinipeg sila, na parang nagiging old-fashioned siya sa akin. So, parang nagiging lumang beauty queen siya, which is ayoko mangyari sa kanya, kasi gusto natin yung fresh, young-looking dapat eh. So, parang dapat mag-graduate yun, yung tunay niyang, yun yung age, kumbaga. Pero areas to improve niya, yes, styling, siguro mag-experiment pa sila. And when it comes to comm skills, hindi niya naman masyadong, kumbaga, kasi yung atake niya, calm and collected, eh. Ganun yung atake niya. Kumbaga, she sounded right. Pero we want something na may conviction pa. Yun yung, sobra naman kay Alex. Hindi naman sobra, tama kay Alexis. Siguro, yun pa yung kailangan niya. Kailangan natin kasi i-compare, guys. Kasi nga, dalawa silang kandidata dito. So, yun lang. And then yung pasarel niya, siguro, konti pang power or parang tinatawag nila dun na parang, you know, stage presence. May stage presence naman. Kumbaga parang Miss Universe kasi iba na dapat yung atake. So, parang medyo mas powerful pa. And not sure lang with her advocacy kasi hindi pa ako ganun nakapag-deep research about sa kanya. Mm-hmm. Pero yun lang so far. So, for me, front runner siya but I don't consider her a threat as of this now. Mm-hmm. Yun lang. Mm-hmm. Ako din, thank you for reminding me that. Is she a threat or overhype? Overhype siya. Overhype because she came from Binibining Pilipinas. She already, you know, established her name as Cyril Payumo,
from Binibining Pilipinas to competed in this international pageant, and now she won Miss Universe Philippines. I didn't know na 5'9 pala ang height nito. Grabe, sobrang tangkad. Siguro hanggang dito lang. Hanggang dito lang ako, babalikat lang ako nito. Sobrang tangkad pala nito. Matangkad talaga si Tyrell. Yeah. Ayun na, sana mag-improve din yung Q&A niya. Ano, you know, yung mga sumasalaman ng pageant, I just wanna tell you guys na styling, walk is very easy to learn. But Q&A, it takes time talaga to master how to answer Q&A and how to give conviction. You can fake it till you make it, but at the end of the day, if talagang walang laman yung utak natin or we're not even aware on what's happening with social, you know, events, malulotlot pa rin tayo. But again, she's not a threat for me. I'm overhyped, yes, definitely. Is she a front runner? I cannot say na front runner siya this time. But Alexi for me is a clear front runner. Iba talaga nagagawa kapag nagbibigay ka ng napakagandang sagot. Yeah. With full of conviction. True. Yung Q&A kasi ni Alexi for me is not gigil. More on talagang conviction yung pinakita niya doon. And talagang fear of self-confidence. She is, I mean, she knows what she's saying and she's certain about what she's saying. Ayun lang. But so, on point yung kay Alexi, it's just that marami lang talagang magagaling sa Q&A sa Iloilo. Oo. So, ayun po. Maraming salamat. Local, 26 minutes lang ang comment natin doon kay Alexi. Diba? Pero ang mga kuda natin dito kanina, umabot ng isang oras. Sorry naman. So we are going to talk about more of them and even show you guys some slideshow comparing the beauty of these candidates in the upcoming weeks. Okay? So there. But for now, basta mo tayo ng comment. I think title holders of Miss International, Miss World, Miss Earth should not join Miss Universe. How much ang salary ng FA? Effective training nila from pageants, pero qualified naman talaga as FA. I think that ang FA is mababa lang yung sahod, tumataas lang sila, especially kapag may... Kasi may mga co-office mate akong dating FA. And when I ask them, ba't ka lumipat dito? Kasi mababa daw yung sahod. And sometimes, parang they have to be prepared. Because sometimes kapag merong hindi maka-onboard, dapat on-call kasi sila, dapat on-time. That's why yung kilala ko na FA din, na friend ko, she's actually from PAL, nagbo-boarding house siya near the airport. Kasi nga, kapag ano, halimbawa may absent or di makapasok, dapat kapag tinawagan ka, go ka na agad doon. Pero yung iba naman, they find it as, you know, a very good job because they can travel, you know, anywhere. Yeah, but I think, you know, it depends. I mean, if you're happy with the job, then, you know, stay with the job. Correct. Mm-hmm. Coffee, tea, or me. This is Sir Ron. Host ng Miss Reina Hispano America, what is the national food in Indonesia? Spicy food. Jeza Avila daw. Nakakaloka yung spicy. Mm-hmm. Is G, si Atisa ba yung appointed? I think so. With Shalom, a... sabi ni RP. Ayan, Karel Marquez daw ang kamukha ko according to him. Miss you both and Ace, after 2 months watching, you know, it's the first time this year. More power to your blog, G and Ace. And I'm watching here in Riyadh, Saudi Arabia. Thank you, Art. Paano kung MU winner naman ang sasali sa Miss World? Ano kaya reactions ng fans? Ganun din. Diba? I think, yes. Kailan kasi, we considered kasi Miss Universe top pageant na siya eh. So parang bababa siya sa Miss World, no? Oh, yun lang. Yung former Miss International from Puerto Rico, sumali pala sa Miss World, Miss Universe, pero nag-back out. Ano kaya dahilan? Not sure. It was Imelda Maldita, Miss Earth 2016, na bitter noon sa pagkapanal ni Kat Espin. Totoo? Si Imelda pinasot kay Espin ang gown niya kasi mas pinili ng designer pasot kay Espin dahil di natapos yung gown niya on time. Nagalit sa way guard. Sinabihan si SP na retokada. Ah, oo, ito yon. I remember this. Sawang-sawa na talaga ako sa ako na may mga queens na palaging hinahay para sumali ulit. Mas masaya if new face naman. Yes. New bully face yun. Even ang naging remarks na towards Miss Austria and placed later on nag-resign.
Random yung babakbakan ngayon sa Miss Universe Philippines. Yes. Actually, dalawa pa lang itong representative na confirmed na talaga namang kilala at nakilala, oh. Just like Alexi. Alam natin na talagang yeah, it will be an exciting competition. Hindi pa siya sumasali ng Miss Universe Philippines, si Alexi. No, not yet. Clapper, Somalia no. Would have been a great finalist because of her advocacy and being a victim of genital mutilation. Ano yun? Ano yun? Miss Global, ano yun? Miss Global to, di ba? Tinutukoy ni EJ. Sa Miss Global. Yeah. Genital. Kasabi ito ni Samoa. Samoa ba yun? Samoa pala. Samoa. Yeah, si Samoa. Mutilation. Tama ba? Yeah. Sa ilang, Miss G. Hindi ko alam to. Pero naano niya yun, natakal niya yun about ano. Oh. Nakalimutan ko lang yung sagot niya doon. Nasabi na ano niya yun, na-mention niya nga yun. Isa mal. Oh my gosh, ang harsh pala nito. Ito ba yung about ano? Yeah. Sige, i-mention. A traditional harmful practice that involves the partial or total removal of external female genitalia or other injury to female genital organs for non-medical reason. Nasabi niya nga yan, pero hindi, di ba, very sensitive din kasi yung ano. I know, but it's really, I don't know if you can see it, but it's like, my gosh. Show, show genital, mo. Ang stress pala nito, okay. May 25 na daw ang MUP, 24 Saturday. Oo nga, sana may gumawa, GC sa panood sa MUP, Miss G. Ayan. Hoy, gusto ko manood din ito. Kung manonood talaga kayo, I'll buy a ticket. Guys, Sayil is from Mutian ng Pilipinas. Ang dami palang sinulihan nito. Sayil is from Mutian ng Pilipinas. She's a runner-up. Ano siya ni ano, Miss G? Ang nanalo nun si Clyza Castro, kabatch niya. Ah, okay. Ayun lang. Don't get me wrong, Alexi is really deserving and I'm rooting for her to win MUP. Focus lang sa mga trainers, sa mga masagot. Very sad kasi if another Miriam Kimbao, sabi ni Kate. According to my source last week of April, ang MUPH, pahirapan ang pagpasok sa top 15 nito. Maraming magagaling din. Sana di mahaluan ng politika. Ayan. Alam mo, I cannot blame pageant fans if they think na or if they have this kind of thinking na wala pa man yung pageant, alam natin na si Atisa na yung mananalo. And hindi imposibleng mangyari yun. Hmm. Totoo ka dyan, Miss G. And we have to manage our expectation yun pa rin. Ayan. Kasi feeling ko kasi, Miss G, di ba, yan, overhype tayo ng hype. Hindi lang sa Iloilo, sa lahat ng ano. Kasi guys, we have to consider na parang alam naman natin yung organ sila, di ba? May pagka... Ano ba? Yun, alam niyo na yun, na parang may pagka-favoritism. So we have to manage our expectation. Kasi ganun talaga eh. Oo, ganun talaga yung kalakaran. Wala tayong magagawa dyan. So, ayun lang. Magpakabait na lang tayo, lalo na sa mga gusto nating representative. Yun lang. Mali nyo magustuhan. Do you think may chance sumali ang isang former Miss World winner sa Miss Universe, Miss G, since may Miss Earth Queen na sumasali na? I think it will not be impossible to happen because ayan na yung perfect example. Crossovers, title holders na nagko-crossover. Sana na lang magkaroon ng kontrata na if you're a title holder, wala ka ng karapatan na sumali pa sa ibang pageants. Eh kaso walang ganong contract eh. Right? So it's not impossible for a Miss Universe winner to join Miss World. Siguro kung ang Miss World level up ang pageant, just like Miss Universe, baka may sumali. Pero sabi nga ni Ace kanina, top of the food chain na kasi itong ano eh, Miss Universe eh. That's why everyone is climbing up the ladder to go there and to compete in Miss Universe. If they will not win Miss Universe, it's an additional exposure for them. Yeah, downgrade kumbaga, di ba? Oh, may MUP Batangas. Alam mo, Ace, wala pa man yung Miss Universe Philippines. Parang naloloka na ako sa rami ng itatakel natin sa mga susunod na linggo. Sige, Miss G, balitaan kita. Ito si Maristella naman. Okay naman siya. Pero, you know,
Noong nakaraan kasi, hindi naman sila nakaulit nakapasok, di ba? Sa Batangas, with Karen Joyce Olpato ba yun? Oo. Pero yun nga, maganda pa yun si Olpato. Pero Miss G, as of now, meron na silang, di ba nangyayari na yung NAIC, meron ng 22 confirmed candidates. Tapos plus yung 13 na mangyayari pa next month. Yeah. Plus appointee pa. Ayun lang, dami. Dami. Dami naman. Ano, five hours na tayo dito. Di pa tapos. Sabi ni Marky Coy, sabi ni Alexia Brooks sa press con, ready na siya sa the 300% down for MUPH. I hope she will win. It will be a different attack this time from the Philippines. Correct. Doon ako na-excite. Flight attendant, airline, waitress, forget it. Ayan. Miss G, Kuya Ace, ano mas maraming masarap? Alam mo, lahat naman ng lalaki masarap. Let's be honest. Kahit FA pa yan or Cebu Pacific pa yan, masarap man, gwapo man, kundi yung matitikman, eh wag na lang. Huwag na lang tayo mag-browse. Charing. Hypothetical. What if Megan Young joins Miss Universe 2024? Do you think she will be as direct or Miss World is the best for her? Hypothetical lang naman yung tanong, no? No. Will she be a threat? Definitely, she will be a threat. Why? Because aside from her sash factor, as Miss Philippines, she already won a title. Not just a minor title crown, but it's also a major crown, Miss Earth. So still, she will be a threat. For me then, yeah, she will be a threat, especially if she's in form, di ba? Yung, di ba, kung ready siya advocacy, pasarela, styling. Pero kung hindi naman buo yung loob niya, huwag na siya sumalim. Kasi hindi naman siya mananalo kung hindi buo. Yun lang. Yeah. Happy birthday, Mike. By the way, Miss G, mukhang ALV will just focus on these pageants. Miss World, Miss Grand, Reina Hispano, and Miss Universal Woman. Mukhang the drop na nila yung Echo and Echo Team. And the tourism. Napakarami, Diyos ko, Lord. Yun lang. Sobrang dami. Alam mo, hindi akong owner ng mga franchise na to, pero ako yung parang napapagod sa dami. Diba? Hindi niya nga ma-manage yung isang pageant. Tapos lahat pala. Anyway, so business is business. May pa-under daw si Megan Young na photo shoot. I don't think so that Megan Young is joining Miss Universe Philippines. I don't think so either. Di siya sasahan. I think contented naman sila as Miss Earth winners. Iba lang talaga siguro ang prestige pag Miss You ang usapan. Aww. Kahit naman anong Miss You yan, na-appreciate natin. Like, Miss You. Chari. Wali. I miss you too. Thoughts on the lookalike Kelsey Merritt, who is an official candidate for MUPH 2025. I'm not sure. Hindi pa siya nakita. Ito si North Carolina, si Kayla. Maganda ah, siya. Yung nasabi ko na last time na parang pang-print ad lang naman talaga siya. I can see Miss G as public relations officer at a 5-star hotel instead of serving lunch and dinner up in the air. And then cleaning toilet up. Oo nga, totoo naman. Okay din naman, maralan lang. Alexi Brooks, another Zuzi Beanie that looks is over. Ayun nga yung problema kasi, di ba yung mga pageant fans kasi tend to compare her. Iniisip nila na kapag si Alexi yung pinadala natin sa Miss Universe, baka magkaroon sila ng same fate ni Zuzi Beanie. Totoo din naman. Ayan, sabi ni Jonathan Arellano, good morning sa mga baklang kanal na in short, baknal na walang ginawa kundi mang bash. Ay, sino ba yun? Hey, do I look like canal to you? I'm not canal. Excuse me, baka ikaw ang canal. You know what, Jonathan Arellano, hindi pa ka na i-block as of now because I want you to hear this. You're a piece of shit in this channel, in this live chat. Wala kang kwentang tao. Nakakaloka ka. Kaloka to. Ang sasaya ng usapan natin, bigla kang papasok dito. Ingitera kang bakla ka. Bakla ka, ingitera kang pangit ka. Pangit! Punyeta ka. No comment. Sabi nila, huwag nang pantulan yung mga basher. No, I will not tolerate this kind of behavior. Yung mga itong comment, if your comment is not that offensive, like yung comment mo, pwede ko naman siyang deadmahin na lang, but no. Yeah. I feel like patola today. Wala kang kwentang tao. Umalis ka sa channel ko.
pero hindi pa kita ibabash or hindi pa kita ibablock. Because I want you to hear yung mga panlalait na gagawin ko sa'yo, Jonathan Arellano. The problem is wala siyang photo. For sure, maraming Jonathan Arellano. So I can, you know, I don't want to search him on Facebook because maraming Jonathan Arellano ang lalabas. Saka may viewer tayo na punyeta ka. Arellano dito. Sinira niya yung viewer natin na Arellano na mabait. Diba? Oo. Oh, Lord. Si I forgot. Anton? Is it Anton? Anton Arellano. Hello sa'yo, Anton. Mabait yan. My gosh. Asa ng rosas mo? Ipakita mo ang bulaklak mo. Ayan, kala mo ah. Prepared siya. Yung latig ko, mamaya. Sabi ni Eric, masasayang lang kung ipapadala siya sa Miss Universe. Sino to? Overhype. Oo nga, hindi niya dinistinguish kung sino to, Beshi. Sige. Comment mo. Miss Jean, Kuya Ace, first Black Beauty si Ra. No, hindi Black Beauty si Venus Ra. Morena siya. Di ba ano siya, may blood ng Indian? Indian ba? Tama ba? Or something. Oo. Oh. Ang sabi ni Sir Ron, Alexi a threat? I don't think so. That look is over to me. She will just confuse the African candidates. May point naman si Sir Ron, in fairness to him. Isa pa yan. Kasi nga, di ba, parang maano mo sa kanya, para siyang Nigerian. Para siyang, di ba, African. So, parang gano'n. You have to set aside mo. Parang i-set apart mo yung sarili mo. Kung yun nga, yun yung mahirap nila sa styling. So, kaya niya yan ni Alexi pa. Sabi naman ni Nell, I guess Alexis' team should experiment more types of styling, show more softer, ayun, softer of her side. And speaking of that, I forgot to mention kanina when you said na athlete siya, I just hope hindi dumating yung point na maskulado na siya sa Miss Universe Philippines. Okay, yes. Sana babaihan pa rin yung katawan. Daming fancy atisa dito na in denial na malakas si Alexi, pero ang totoo, threatened. Well, to be honest, ako just wanna be honest, iba ang Q&A nito ni Alexi compared kay Atisa Manalo. Atisa Manalo, yes, might have a face card, but her beauty for me is not that consistent. Like the one that I showed you before, yung hindi sobrang ganda ng makeup niya, nag-iba yung mukha niya. But really, she is a threat for me. Nabutas sabi ni James Kelvin, Alexi is a threat. Any thoughts po on BBM attending the Coldplay concert? We don't wanna entertain politics in here. I'm so sorry, Alan. Because this discussion is more about, you know, pageants and life, personal. Or personal life, whatever it is. But when it comes to politics, no. Because ayoko mag-away-away kayo sa baba. Correct. Kitang-kita, Alexi is definitely a threat. Yeah. Sa 11 talaga, 11-11. Derek Ramirez, hi GNA's, good evening. Hello to you, Derek Ramirez, na nagpalit ng photo. Naputok na putok din ang mga ano. Lumaban din si Derek eh. I know. Dito sa Iloilo, halos lahat proud kay Alexi. Parang oo nga, yun na napansin ko. Tsaka nakakatuwa na wala masyadong bashing na nakikita. That's yes, the accepted na siya, di ba? That's you know, the result of giving a very good fight. Your winning is even not, her winning was not questionable at all. Don't worry, Ace. Kalma-kalma ako kay Alexi. She, what's envy? She no looks too ordinary. Wait until Miss QC. Of course, abangan namin yan, Sir Ron. I would rather see Alexi a second time for the MUPH to hone her pageant exposure like Michelle D. Pauline. Ah, it helps that she gets an extensive exposure. Rexy Jolly. Hi, Ace. Hi, neighbor. I have a non-pageant-related question. Saan ka nagpa-photoshoot for your birthday last time? Hoy, eto yung ano ko kanina lunch ko. Yung shomai niya. Ah, siya pa yun. Guys, masarap daw yung siomay niya. Inulam ko yung siomay. Nag-rice ako today. Nag-photoshoot ako sa A-plus studio dito sa may Mandaluyong. Okay. Ayun. Kayo na pa siguro ito tanong, no? Ayun ang sabi ni Derek Ramirez, she's too masculine for me. This is what I'm saying kanina, no? Na sana huwag masyadong maging masculine yung body niya. And i-relate ko dito yung sinabi ni Nel Maceda na dapat i-show pa yung much softer of Alexi.
softness. That's the disadvantage kapag androgynous yung beauty mo. Siguro masasabi ko dito si Jedidah Corinihora, yung Davao del Sur. Oh, yeah. Oo. So medyo masculinity. I mean, both sides nakikita. So yun, soft na sa styling yun. And yung siguro pa condition ng katawan. Ayan. Ayan naman tayo sa they, them pronouns. Them, o, diba? Yeah. Alexa, well, you need to lose weight and tone muscle pa. Go on, A, sorry. No, tama yung sinabi niya. Kasi nga, diba, non-binary siya. Okay naman yun eh, both side masculine. Pero you have to pick a side eh. Kasi hindi naman passion to. So, and beauty pageant to. You have to consider also the judges' preferences. Paano kung totoo ka nga, pero hindi nila bet yung, diba, pinapakita mo ano. So, you have to earn their ano talaga. You know, yeah, their trust. I am giving Cyril a chance. She tries hard sa Q&A. Pampadagdag sa laban. Totoo. Yeah. I agree kay Ace. May oras siya na Miss Cherry Pie. Hope she grows her hair kahit medyo one length. Isa to sa mga ano eh. Isa to sa mga pwedeng magpa-different shades sa kanya kay Zozie Beanie. Where, you know, may uso naman yung nagsuot ng wig, di ba? Just to change her look. Mm-mm. Totoo din naman. Eh kung maglo-long hair siya na straight hair, din mala na Naomi Campbell pang atake niya. Yeah, hindi naman right? Ano eh. Totoo naman. O eto na, 5'11 daw si Cyril. Yeah, matangkad talaga siya sa personal at super stunning sa person. Classmate ko po siya nung college. Si Cyril Payumo kasi yung ganda na sobrang ganda. Kaya minsan parang nagmumukha na siyang bakla sa makeup niya. Bakla na maganda ha. Yung makeup kasi, yung totoo, Miss G. Totoo yun. I love Alexi the way she answered the question. Total package siya. 5'11 nga daw, sabi ni Christian Sampada. Ayan nga, thank you. Cyril would be better perhaps for Reyna Hispano because of her Latina looks, as you have said. Since Reyna is under MGI, local franchise, she can both vie for both titles. Alexi is 5'9", Cyril is... 5'11". Ang tatangkad ng mga ito, kakaloka. Pero si Alexi, hindi siya halatang matangkad, no? Siguro because marami rin matatangkad siya. Yeah. Ilo-ilo. We love Alexi, lakas ng personality at ang lakas ng arrives. Alexi, malakas ang laban niya. Dalawang besa pa lang nag-re-PH si Payumos Tourism, top winner, and Miss World Top Model, runner-up. Abante, ababae, laban, kahit naka-duty. Ito yung statement kasi ni, ano, diba? Ni Alexi. Laban kahit naka-duty, naka-tune in, wag lang mahuli ni manager. Thank you so much, Dansky. To everyone who's watching, if you're doing something there, and then you still make time for us, ni Ace, maraming salamat po. Thank you, Dansky. Maria Elena Teresa Carreraray Mondonedo. Ang tagal ng viewers ko na to. 2019 pa ata. Hirap na hirap pa rin akong i-pronounce ang pangalan niya ng walang mali. Ayan. Sorry ka, nakahabol sa palayb niyo, Miss Gorgeous G just arrived from work. Ayan. Thank you so much for watching. Kapunaka. Thank you po. Thoughts sa mga rep ng USA Filipino. Wala akong mabibigay na thoughts pa dito because if ever man magandang suggestion to Danny or Dansky, who's Danny? Gusto mo i-topic natin siya next month. Oo, pwede to. Yes, mas magandang labanan to. Topic hindi natin na pwede yun. Sumali ulit MUPH contestant unless i-appoint sila. No more repeaters. Genital mutilation for women is like the same thing of male circumcision in some countries like the Philippines. It's cultural thing. Ah, okay. Alexi, Atis, or Kathleen, who's your winner? If you will ask me right now, I'll go for Alexi. A prompto. I'll go for Alexi. Why? Because I was convinced with her Q&A capability. And you know how I pay attention really when it comes to Q&A. That's number one. Second, I can sense the determination. I can see the drive, the motivation, and how bad she wants to win Miss Universe Philippines. Third reason, it will be a different attack this time. If we used to see, you know, Filipina beauties
same resemblance with each other this time, it's really different. So I'm excited to really follow her journey if ever she will win Miss Universe Philippines. Wow. Ikaw naman. Nilaban mo talaga si Alexi, Miss G. Ako, nahihirapan ako kasi I'm torn between Kathleen and Alexi. Kasi I also have to consider the venue. So, which is Latin nga. Siguro considering the venue, I'm gonna go with Kathleen, but my heart goes to Alexi. So I'm still torn between them. So ayun lang. Simple lang. Torn between two lovers. Correct. Nagahang, ayan. Genital mutilation is quite common practice in Muslim countries. Nawala ako. Naghang ako. No, you're fine. Oh, I think it's just the connection sa laptop. But it's fine. Okay. Okay. Ayan, Muslim countries in the Middle East and Muslim Africa. The purpose is for the woman not to enjoy sex. Ang sad. okay. Ang sad. Oh my God. But it's cultural. Grabe, grabe to si Mike. I see si Rai nandito pa hanggang ngayon. Diba? Thank you so much, Rai. Sabi niya dito, regarding MU Page Finals, supposedly April 27, but MOA changed the date, tentative May 22nd. Alam naman natin may connection to si, ano, may connection to si Sir Rai, diba? Oh. Correct. So, maniniwala ako sa kanya. Siya rin kasi nagbigay sa akin ng idea last time sa, ano, sa costume ni Michelle D. Mm-hmm. True. So, ayun. Ayan, so na-move naman daw yung date. So, yan, we'll see by then. I just hope for MU Page 2024 na walang maging announcement na mali yung natawag sa top 10. Hopefully, wag na, no? Wala na sa ano. I know, tapos back to ano na naman, no? Nakakaloka to. Ano na Madam Shamsi, kaya lagare from north to south, east to west. Harmony will come sa MU Page 2024. Mag-judge kaya siya or host? Baka judge. Yeah. Pero kasi ang aga niyang in-announce eh, di ba? Kung as a judge lang. I think part of a committee or something like that. O, ikaw naman to pakibasa. Ako yung iihi lang. Piling, Miss G, Kuya Ace, anong mas maganda? Yung dating screen for MUP o ngayon dadaan ka muna local ng pageant, ako yung screening mas bet ko. Honestly, mas get ko yung screening. Kasi hindi mo, di ba? Kumbaga, surprisingly kasi siya. But then again, yun nga, kasi we have to consider also yung mga kandidata. Paano naman pag wala silang budget? Kasi kailangan pag nag-screening ka, di ba? Parang ano ka, funded ka dapat. Hindi ka mag-i-screen ng wala kang dalang, sobrang mahirap. So for me, both sides siya. Pero kung kandidata ako, I'm gonna go with local pageant. Dadaan. Butas ng karayo. At least may support ka kung manalo. That's a very, that's very idealistic yung sinabi mo, no? Pero ako, if you will ask me, ako gusto ko yung old application. Kasi for example, Kathleen Patton, hypothetical lang din, Kathleen Patton and Atisa, let's say, from Quezon Province. Alam natin na dalawang powerful, di ba? Let's say, if Atisa won, and then Kathleen, hindi ko nanalo. So, sayang naman yung time, sayang naman yung, yes, yung candidacy niya, right? So, mas maganda for me, yung application pa rin. So, I mean, magkabuga na tayo dito. Sino ba talaga mas magaling? Ganon. Any thoughts about the transgender na nakalaban ni Fuchsia? Nag-file lang ka? Wala talaga kaming pakialam dito to begin with. Hindi naman siya mananalo. And it's not even a surprise for us na may mga ganitong mga magkukrossover na mga transgender joining Miss Universe because I expected the worst actually in Miss Universe. Mm-hmm. Bukod sa provincials at city winners, madaming ng Filipino winners abroad na kasali. Totoo, at pag-uusapan natin, magkakaroon tayo ng special segment about it. Mm-hmm. Hello to G. Lasano. Maraming salamat for watching. Hello, G. Ang problem ng mga provincial candidates ay styling at kung sa kahandaan pagdating sa pasarela, exception lang yung mga may magagaling na handlers. Yes. Hindi na in demand ang beauty ni Miss Iloilo sa JKN era. For me, Miss Iloilo yung pinakamagandang local pageant ngayon. I wonder if wala na si Julia Morley, ano kayo mangyayari sa Miss World? Baka maging MU na quality na show nila. Hindi na boring. It's possible. Correct. Totoo din. If possible, example, if di pala rin si Alexia Brooks, Iloilo,
Pwede naman. I'm not sure with the rules kung pag nanalo ka na ng 2024 ng title sa isang province, pwede ka pa ba sumali ulit? So, depende sa rules. Oo, not sure lang. Yun lang. Jonathan Arellano, umalis sa channel ni na Miss G, Kuya Ace Kadirika. Yes, kasi okay. Jonas and Arnold who works in MUPH and they know Atisa very well. Dapat pala, dapat, di ba pag sila pinagsasabihin hybrid audacity, da, pag sabi mo, tama ka na nga. Oo nga, hindi ko alam nag-i. Alam ko talagang matapang ka, makipag-join ka dito sa live namin, hindi nagtatago ka dyan sa YouTube account mo. Oo, oh, yun ba talaga yung link? Mga lot-lot, recycle beauty, mahina na ang kinang, mga baguhan ngayon ang malakas sa pasabog. Alam mo, ang fear ko lang dito, if ever man manalo si Atisa manalo, tapos hindi nanalo si Alexi, mahati na naman ang pageant fans. Oo, maanahin na naman nila. Ganun talaga, Miss Chi. You cannot please everyone talaga, or everybody. I know, maraming kasi PH candidates na mas magandang profile on paper, tapos magaling sa Q&A, pero pagdating sa performance, nalalaman. Antayin lang ako ng official PH candidates for yes. this. Yes, award, Miss G, si Jonathan. Pa-faceable nga Miss G kay Jonathan. BFF na raw kayo, Miss G. Wala nga siya eh. Nakainis yung Jonathan na to eh. With people saying Alexi can be confused as Ozzy, will other countries send black reps already? France, Panama, Ecuador. And some of these women even made it as finalists. Kung face, height, and body, si Cyril Payumo so far ang the best. Pero she still needs to improve her pasarela in Q&A. Totoo? Yes. Alexis Cuny is a few notch lower of Catriona vibe. Wow, very promising. Wow. Masadya nga birthday sa imo, Mike. Basta Ilonggo guwapo. Oh, diba? Master daw si Miss G, Jonathan. Malapiya ka, Jonathan. Alexi Brooks, magandang profile. May tindig at matalino. Pero she looks many. Kailangan na siyang soften. Apa, umiwas kay Zozzy Bini. Looks. Learning ballroom dancing would do her good. Do you see Robbie's reaction to Alexis Cuny? Parang she knew she could win and also she could overpower. Totoo naman. Malayo-malayo si Alexis kay Robbie. Malayo. And even yung facial reaction ni Nicole Cordoves during that time. Yes. Proud na proud siya. Ano bang gusto mong sabihin ko, Jonathan? Alam mo itong si Jonathan, goodbye na nga sa iyo. Ibablock na kita. In the first place, may binash ba tayo? Wala naman tayong binash. Correct. Alam mo yung mga ganito, nagpunta ka sa channel na to because this is a pageant insight. Pageant commentaries ang maririnig mo dito. Kung nambabash ako, sana sinabi ko, etong si Alexi Brooks, maitim, negra, pangit siya. Hindi siya pwedeng sumali sa Miss Universe. Nakakahiya siya. That's bashing. Yeah. Oo, maganda yung sabat ni Alexi, pero maitim siya, negra siya, pangit siya. That's bashing. When it comes to physicality. Ayun lang, oo nga. Jonathan, you have to be open-minded. So siguro, siguro. Pero hindi baka naligaw lang siya dito, Messi. Oo, naligaw lang siya. Oo, hindi siya makapag-comment kasi ibablock ko na siya ngayon. Hindi na. So gawa ka na ng bagong account mo. O, wala na siya. Ayan. Okay, ayun. Next na tayo. Nabasa ko na to. Dapat sa isang province or city, isa lang ang franchise holder ng MUPH kasi ang dami ng local pageants talaga. Alexi definitely is a threat. Avance Iloilo. Aba, parang ano pala ba ng Iloilo ngayon? Parang magpo-full, full support. Yeah. Malarabiya ang fans. Diba? Pero again, if ever naman na manalo si Alexi, I will definitely support her. Kasi so far talaga na-impress ako ni Alexi. Na-impress talaga ako sa kanya. Think of how Latinas choosing their queens over Alexi and Cyril. Cyril will be a prototype, tall and mestiza. While Alexi malayong malayo sa Latina but not Pinoy prototype, pero new flavor. I like what Nel Maceda said. Totoo naman, like what I've said kanina, lumalatina na to si Cyril. And talagang swak na swak, sa venue. But overall, I'll still go for Alexi
because of her, you know, overall package for me, especially the Q&A. Yun ang masasabi ko. Sana ito next, sabi ni Alexi, my name is Alexi Brooks and my heart will always be in Filipinos. Alexi, good life story. Ba, paano lang baki lumaban sa buhay? And she is flexible woman. Bumubulang yeah. bibig, like Catriona. Correct. Kahit ano sira nyo kay Alexi, Alexi always in her heart. Go Alexi, laban lang dito kami sa 100% support. Yes, laban lang. Since inclusivity at diversity naman ang eksena ng NV, feeling ko Alexi will add more fire. But then, depende pa din sa mga kalaban niya. According to my source, Catan is not joining MUPH 2024. Madami pa tayong bala sa international pageants. Miss GA, sa tingin niyo po, handa po ba magpadala ng Black Filipino Beauty ang Pinas ngayon? Why or why not? Handa na ang handang organization but not the pageant fans. Pageant fans will always have a different perspective when it comes to sending Black beauty. But I think the organization is ready to send, you know, whoever wins, whether it's Atiz or Alexi, it's just the pageant fans. Ang mahirap ma-convince that we are ready to send a Black beauty. The problem kasi with Alexi is, yun nga, mahirap i-distinguish talaga na the first time that you look at her, you cannot really see that she's a Filipino, right? Yun yung isa sa mga nakikita kong mga comments na masasabi ng mga pageant fans. Hindi masya mukhang Pilipino, ganyan, ganyan, ganyan. So, you know, yun lang yun. Hello, gorgeous GNA. Sino ka dyan? Good to see you both, sabi ni JH. Si Yoko Kurama. Yeah. Inclusivity should still have a certain boundary because if wala, magiging magulo. Like now, napapail na lang ako pa nakita kong senior citizen na nagpapakita ng skin. Oo, totoo naman to. Like, last time, pababa ko ng elevator, papasok ako, and I saw this Lola. Naloka ko kay Lola. Naka-lashes. Okay. Tawag doon, yung kinakabit, yung ano, yung pilik mata. Eyelashes, yeah. Eyelash extension. Naloka ko kay Lola. I was like, taray, buti pa siya. Tuloy na ba ang Miss World? Yes, tuloy na. Daw. Tuloy na. Wow. Tuloy na yan. Sana sa next topic nyo, pag-usapan yung mga rep natin. Example, North Carolina. Yes, nasa ano yan? It's in the list, Amelia. Next month. Yeah. Kayla Jean Carter, ito ating sinasabi ng international na ano, no? Ah, si North Carolina nga. Yung parang Kelsey Merritt. We'll have a separate discussion for that. If you wanna see comment, go ahead. No, i-save natin yung ano talk natin, Miss G. Save that. We're gonna save our comments. By the way, Miss Jen Ace, I heard some critics about Michelle Arce that she was truly sleet, according to the Latina fans. She's really small. Sa mga poll ngayon, laging si Alexi nauna. Good morning. Ayan, Miss Jen Ace. I'm moving back to a different province today. I'm scared to start a new life again. Wow. I think that naman tayo, no, may takot, may fear to start all over again. Pero sabi nga sa napanood ko kanina, parang staying, parang getting out of your comfort zone is, you know, will give you stress or will give you fear. But nothing will happen. Nothing will change if you will stay in your comfort zone, if you get what I'm saying. So, go lang ng go. Ilaban mo yan. Laki-laki ng silikon mo eh. MUPH Cebu. Ah! Si Chris Stephanie Hanson ang pinakamaganda. Nalungkot lang ako kasi nag-gain talaga siya ng weight. To be honest, for Stephanie Hanson, ibang-iba na itsura niya ngayon. She looks like a mom na yeah. for me. Siya, nag-mature na talaga. Ayun lang. Miss Kuya well, Ace, if ever si Atiza na yung maging MUP Quezon Province, pili ko, ayan na, ikaw ang mag-address nito. Piling, alalahanin natin na hindi pa naman tapos yung pageant. Let's wait pa rin. And kung hindi ka pa rin, kung nasa isip mo yan, lahat naman yan nasa isip natin na baka ganyan for formality lang. Pero
Let's see, tingnan natin kung mag-perform siya or hindi. Doon natin mahuhusgahan eh, yung preparation niya. Kung hindi siya nag-perform at nanalo siya, mako-confirm natin yan. Pero kung nag-perform naman siya at manalo siya, then maaari natin masabi na hinain sa kanya yung corona, pero nag-perform siya eh. It's, at the end of the day pa rin, the performance pa rin ng candidates. Yeah. And again, sobrang laki ng edge talaga ni Atisa. Edge not about her performance, but edge when it comes to connections. Yun ang masasabi ko. Ayun. Yung influence niya. Yun. Sobrang lakas. Hello, Miss Chin Ace. It's nice to be back. Sinulit ko VK sa Pinas morning. Lalo ako nakakawash ng pageant vlog. Nanonood kami ng MUPH Pampanga. Super pretty ni Cyril. At sobrang tangkad. Ayan, sabi ni Star Chu. Feel niyo po ba na unfair ang local MUPH pageants? Wala nang page candidate ang poll ulit na makasali. I think it's okay for me na din to give chance to others. Nag-comment si Jonathan, nabura ko na, di ba? Nablock ko na siya, so hindi ko na nabasa yung comment. Sabi ni Erin, don't stress Miss G. Miss G. Block mo na agad. Yes, nablock na po natin. Miss G. Na. Kuya Ace, ano kayo maging kapalaran ni Chris? Mukhang malabong manalo to si Hanson. Si Hanson. Kasi ang dami-daming maganda rin sa Cebu. Ayun nga. Competing for Miss Universe Cebu. So abangan na lang natin. Ayan. Sabi ni Marky Coy na pumuputok ang biceps. Jonathan umis sa live ni Miss G. Marami ka pang linisin sa kalye. So, meron to. Nike wifi lang naman sa Starbucks. Starbucks nga ba? Ayan. Hi, Miss Jen Ace, Jonathan, Il, bad vibes ka. Heart lang hello, to Donnie. All. You know what? I wore this top yesterday, and I used the perfume that he gave me. Amoy na amoy pa rin yung perfume. Thank you so much. Inulit ko lang talaga. Kasi wala na akong masuot, guys. I'm sorry. Malinis pa naman to. 3 hours ko lang namang sinuot to. Para ka nga dyan, Ani. Paglaban ito. Para ka nga dyan, Ani. Di ba yung meron sila yung no makeup challenge ng MUPH 1? Diba? Di ba yung suot nila? Nakaano lang sila. Actually, dapat talaga nakaganito ang outfit ko ngayon. Kasi ko parang tsaka naman. Hindi androgynous, ipakita mo yung masculine side mo. Ayun ako nga! So ayun. Diba? Bagay. Eto. Miss G, your thoughts about Miss Philippines Pampanga, Andra Ting. Candidate number 3 about her answer regarding 299 ring. Disappoint ako sa kanya. Sagot, super pretty pero malit lang siya. Nakita ko naman siya, but I'm not aware about her answer. The 299 pesos ring. She's not a beauty queen material kasi to begin with. She has the beauty, yes, but not as a beauty queen. Hindi siya beauty queen material. Ayun. Eh, sinabi mo na, Miss Jean. Tapos may ka-prototype pa siya, di ba? Na fest. So, yeah. Maganda siya, pero not for beauty. As yes, na-block na po natin. Isipin nyo na lang, Wendy Fitzwilliam and M. Pule, susunod din panalo. So kahit magmukhang Zozzy man si Alexi, nasa judges pa din ang say. Alexi pa rin kami, sa pananalita lang at kilos niya, full of confidence at lakas at relax kumpara sa iba. Sa real training in Spanish and Pasarela, naka-line up na, Pampanga is ready to con. Ayan na, Diyos ko, nakato, alam mo, natutuwa ako sa mga comments sa ganito, Iloilo Pampanga. Okay, so paano kung marami ng mga delegates ngayon? So we can see a lot of comments from different provinces, different cities in the Philippines. Uh-oh. Exciting! Magbagtak lang kayo dyan ng comments, you guys. Gusto ko to. Naka-line up na Pampanga is ready to call. Papatalo ba mga taga Iloilo dyan sa comment na to? Pag Ilongga, di ba? Ayan, Miss G and Ace, ano kaya masasabi ng Miss Earth Org? Well, sabi nga ni Ace kanina, baka naman may bendisyon ng Miss Earth yung pagsali niya. Oo, malalaman naman natin, maglalabas na sila ng release, di ba? Yeah, mag-release sila ng official statement. Alexi is doing dance lessons now. Punta kayo, Iloilo, let's eat Batchoy, Pancit Molo, Cream Horn, Barquillos, and Butterscotch pala is from Iloilo. Talaga ba? Ayan. Barquillos masarap. Biscocho din masarap.
Ay, nasabi mo kanina kung naka-line up na sa Pampanga, si Alexi daw nagda-dance lesson. O may mga immediate tayong messages. Thank you, Mike. Happy birthday. Diyos ko. Iloilo versus Pampanga, Bardagula na kayo dyan sa comment section. Magpapatalo ba ang taga Quezon Province, Miss G? Nakaabangan, diba? True, oo, diba? Good evening po sa inyong dalawa. Di po pang bash o kaya nega. Ask ko lang po, pageant talk ba ito? Bakit malit ang pic nyo? Ah, okay, wala lang. Gusto ko lang pakita to. Ayaw niya ata. Okay. Sorry naman. So, tanggalin na natin to. Stop sharing na tayo. Gusto niya makita yung full potential mo, Miss G. Yung full ano mo. Full, ano ba yan? Full outfit. Hindi ko na nga makita to eh. Paano ba to? Stop sharing. Akit ka na lang dito, Al-Rashid. Ano ba siya? Ay naku, ayoko. Nahihilo na ako. Okay na yan. Nahihilo na. Hindi ko na alam kung paano to tanggalin. Sige na, baka mawala pa tayo sa live, Miss Erin. Correct. At saka, very double standard kahit si Chelsea, hindi naman mukhang Pinoy, pero dahil light skin siya, tanggap natin Pinoy siya. Taray ko daw. Tinarayan mo. Oh my gosh! $7.99. Maraming salamat, GH. Thank you, GH. Thank you so much. Si Shamsi, super lit ng face in person. She's approachable. Si Gio Piazza, same lang, literal in person. Morena brown skin, pero parang need to improve her skin pa. Pero super lakas ng aura. Katrina Di Maranan, hindi na siya jo-join, I guess. Pweta na yan. What if magpa-local pageant na din ang MUP? Oh gosh, nakakaloka. Gaya-gaya naman sila. If ever mangyari yon. I need to review the culture of Mexico. Yung ipapadala natin ni mag-ready. When Pia competed, pinay na pinay yung packaging niya. Hindi siya mestiza vibes kasi nag-itim din si Pia. See what happened sa loob ni Celeste. I don't think what type of pinay packaging they can do with Alexa if ever she wins. Sana Feb complete na candidates ang MUPH. Excited na ako mga challenge nila. Totoo. Hello from Saipan. Saipan is where? Is it part of Saipan? Saan yung Saipan? It's in Asia, right? No, I think America eh. Alam ko. Let me ask Akla, immediate. Mag-training kayo kay Tita Ato. Akla, mag-training kayo kay Tita Lavinia. Ang bad vibes dito. Puro negative energy. Ito yung review na kabaligtaran kay Tita L. You know what? I don't even know why you guys are saying that we are baklang ka na. Like, you cannot even speak English. And I'm sorry to brag, diba? Baklang ka na having an iPhone 15 Pro fully paid. Oh my gosh. Baklang kanal living in a condominium. Baklang kanal, you know, always riding a grab. I don't have a car, yes, but I'm riding a grab every day, not even commuting. You know, ayoko maging mean, pero this person is, you know, nagiging trigger siya sa pagiging mean ko. Don't call me baklang kanal because I have an aircon here in my room. Ah. And I'm an independent woman. Ikaw ang baklang kanal, Bacnal de la Rosa. And who are you to tell me, to tell us na mag-go ng training kay Tita Lavinia? Who are you to say that? Kaya tayo nagsabi nun eh, di ba? Nung nakaraan, di ba? Tama ba? You know, you're so mean. And, you know, I don't want to brag. I don't want to brag, but don't call me Baklang Kanal because I'm not Baklang Kanal. Just so you know, the person you're calling Baklang Kanal is a law-abiding citizen of the Philippines and I am paying my taxes every month. How dare to call me that way, stupid. Mag-training daw tayo kay Tita Lavinia. I don't need a training because first and foremost, it is my channel. It is me. I am si Ace. Hindi namin kailangan ng training. Excuse me. Go ahead and train yourself to become a better person. You're such a rubbish. Goodbye na nga sa'yo. Ba't nandito ka kung fan ka pala ni Tita L? Okay. Moving on. Game na. Ilo-ilo and Pampanga, wag magpakampante. Ayan na nga, sabi ko. Ayan, tapayan Ash din. Oh my gosh. Oh, Pampanga, Ilo-ilo will be barking help. Wait, so, ayan na nga. Diyos ko, dahil. Oh my God. Need to visit Pampanga. Oh yeah, I know. The culinary capital. Gusto ko talaga makatikim ng sisig from Pampanga.
yung ano talaga, no, yung pinaka-native nilang luto. Oh, ayan na, hindi magpapatalong ati sa manalo namin. Ang cute nyo! Natutuwa ako sa inyo. Lang. Ilaban mo yan, Ino. Yeah, go ahead. Ayan. Naisa ko sa mga tao na hindi marunong rumespeto sa kapwa. Buti nga, black na. Sana makabalik sa Iloilo ang corona ng MU Pitch. Abance, Alexi. Abance, City of Love. Oh, yes, kaya ako, ako, ay, ako, hindi ko rin alam, but when I watched that clip of her Q&A, I was like, saan galing to? Ba't ngayon lang to nagpakita sa pageant world? Alam mo yun? Nung nakita ko siya. And I just, you know, I sent her a message actually, inviting her to be a guest. And I put also a comment sa IG. But syempre, hindi man tayo big star or hindi man tayo big channel para mapansin din. So yun nga. But if ever we will have that opportunity to have her as a guest, why not, right? So that we can actually baka naman know more may about her. Baka naman may. Ayan. Wag po natin tingnan looks. Tingnan po natin ang kanyang kakayanan o pwedeng gawin at background kung ano magagawa niya after she win. But you know, it's a beauty pageant. Imposible hindi mapag-usapan ang physical aspect ng bawat candidates. Di kami magpapatalo. I'm afampang. Ano? Afamangan to. Afam talaga. Wow. Hindi masayang Christmas without the giant lanterns of Pampanga. We're also the Christmas capital of the Philippines. Ayan na. Yep, dapat malaki para makita yung face nyo po. Okay lang ba? Hindi ko alam kung paano ito papalakihin. Oo, sige. Ano, Rashid? Dahil request mo. Dahil request mo. Oo. Nakita na yung butas tuloy ng mukha ko dito. I don't know kung paano ito paliitin. Ayan, hindi ko na yan alam. Ayun, nakita ko na. Ayan. Oh. Okay na ba? Iloilo City, Queen City of South. Hindi ba Cebu? Ayan, hindi ko alam yung mga ganyan, Miss G. Mga Queen City, Smile City, Oma. Hirap. MUPH, Cebu winner sa Q&A Challenge and Media Choice favorite si Chris Hanson. Pero hindi siya pasok sa top 3 swimsuit challenge. It's in Guam, Saipan. So, US, ano nga siya? Covered ba? Ang tawag dun? No. Gulf something, under, whatever. Oh, under siya ng US something. So, US continent or awesome. Yeah. Alexi ay malakas pating sa background niya. Di naman niya makuha ang Filipina beauty. Pero ang culture bilang isang Pinay, kaya niya. Yeah. Kaya niya ipagsigawan sa stage. US territory ang Saipan. Northern ayan, Mariana. Ang gagaling niyo naman. Ayan. Get ready for Miss Iloilo City. Abance babae. Go! Saipan is Pacific along with Hawaii and Guam, part of US of A. What if merong Spanish challenge ang MUP? Ano to? RHA? Laro. Oh, well, Saipan is the largest island and capital of the Northern Mariana Islands, a commonwealth of the United States in the Western Pacific Ocean. Wow. Ready na, Iloilo City, sa vote. Parang feel ko kahit hindi makayo mag-effort mag-vote, parang feel ko effortless talagang papasok to sa semis. Oo, siya magbabalik. Excited ako sa ano niya, sa closed door interview, to be honest. Mm-mm. Ako din, we need to send the statuesque candidate, tall, pretty, para pantapat sa mga Latina. Ayan na. What if magpo-provincial pageant na rin ako, nabasa na natin to? Let the pageant fight begin. Yeah. Excited. Cyril is 6 feet tall. Hindi pa. Hindi, Gloria, ano kasi daw? Miss G, I check yung ano, official Miss Universe Philippines website nila, nakalagay na doon Alexi Brooke representing Iloilo City. So, ipo-post doon kung hindi pa siya official. But I think she's representing MUPH Iloilo. Ayun lang. Ayan, first time natin magpapadala ng matangkad sa Miss Universe. Okay na po, at least may itsura po kayo, in fairness. Ang kaso, galit po kayo kanina, yung matangkad na maganda galit sa comment po. Oh my God. Go yan.
Baka bata pa to si Al-Rashid. Medyo yung comment niya, bata-bata pa. Oo, oh, ang kit-kit mo, Al-Rashid. Ang kit niya mag-comment. Hindi po, baknal si Miss G. Hindi po siya, oh my gosh. Oh my God. Oh, wala akong masabi dyan, Miss G. Oh, si okay. Yo-O yan. Si Yo-O. Love you, Yo-O. Ayan. We will try Miss Jen Ace if pwede makagest si Alexi dito. Dami kasi interviews at guessing ni Alexi. Now, may mga backlogs pa sa school kasi fourth year BSBA student siya. Actually, ako naman, if ever she cannot join us or she wouldn't be able to join us, it's fine with me. Mahirap din kasi, I understand na sobrang hirap din ng ginagawa nila. Sobrang busy, not just that. You know, parang ipagpapahinga na lang nila. Pero if every month mag-guest kasi yan, ang plano ko lang talaga is just to have a 30 minutes interview. Yun lang. Tapos tayo-tayo na lang ulit. Siyempre, time is precious sa kanila. Hindi pa si Alexi, ang official MU page candidate ng Iloilo, yung pageant na kung saan siya nanalo, MU page accredited partner ba? Hindi kasi Miss Universe Iloilo yung sinalihan niya. Sige, ano natin. Pero kasi naka-verify na dun sa sa org nga na pinuntahan ko. Including yung ibang mga kandidatang sa nabanggitan, si Nakayla, si Pasayril Payumo. Yun. And di ba nag-judge dun si Shamsi? Ayun lang. Yeah. So, ayun na. Sige, verify natin. Imagine, but thank you for this, Gloria. Imagine dalhin ni Cyril sa Mexico yung manananggal natkos. Why not? Di ba yung nahati yung katawan niya sa the good idea, the manananggal. Alam mo, gusto ko na rin kasi ng mga bagong national costume. Di ba may festival din ng Mexico pag November 1 about Halloween na value sa kanilang kabog yun. Si Alexi lang ang isa sa mga features sa mga national news like ABS-CBN Malakas, ang promotion niya considering she is a new candidate. Like what I'm saying, this is actually, you know, the perks of giving a very good performance. Talagang pag-uusap-usapan ka. No one will even question why you won the title. Thank you po, pero hindi ako cute, kundi matangkad po. Ang kit-kit ng mga bata na mo, Dix. Parang ano niya, ang kit-kit mo mag-ano. Hello sa Al-Rashid. Parang galang-galang niya. Grabe, hey, okay. Hello, hello. Do you think Vina Miss Universe Indonesia could pull a good... Yes. Mm-mm. Remember her? You Miss Indonesia na first runner-up. Yeah, I forgot her name. Something, Vina nga, Vina. Ah, Vina. Ayan, Vina, hindi ko nakita. Oh, yes, si Vina. Pero kasi hindi siya bet ng org ng Indonesia, di ba? Kasi yata may internal... siya. And then, attitude. Ganun yung ano yung narinig ko. Ah. Pero let's see, mali mo naman. Mag-join pa daw siya ulit. Ayun na nga, compared sa ibang new candidates ngayon, pinag-uusapan talaga si Alexi, but siya kahit sa ibang regions sa Pilipinas. Kahit naman ako, the moment that I saw that video, I was like, oh my gosh, this girl is a threat. Yes. Miss G, punta ng MMD, Pauline at Nicole Borromeo first meet na nila Alexi dito sa Iloilo City sa Dinagyang Festival namin. Wow. How's little Ezra? Hola hola, Indonesia spicy food. Ito yung comment kasi parang sari na Hispano-Americana, parang tiyanong, what's the famous ata food in Indonesia? Sabi niya, spicy food. We can send even black candidates sa panahon ni Halu. Don't expect that we will win, but it should not stop us from sending our best candidates. If top two were Atis and Alexi, do you agree that the bashing will be this? Yes. Thank you din sa inyong dalawa kahit first time ko pumunta dito sa pageant vlog nyo. Nagustuhan ko po dahil okay lang mga sinasabi nyo. Walang halong nega sa candidates. Thank you so much, Al-Rashid Alawi. Thank you, Al-Rashid. Iloilo is the original Queen City of the South. Kaso dahil sa politics before, gustong patawan ng malaking tax ang mga investors. Kaya nagpalitan sila sa Cebu. Oh, ganun ba yun? From the Queen City of South, Cebu City. Ganun kasi lagi naririnig ko. Maiba lang.
Anong masasabi niyo sa box office of all-time rewind movie ni Marian and Bingham by Star Cinema? Napanood for mo sure, na ba hindi mo ito napanood ko siya. And I'm sorry because isa ako sa mga nanood ng mga link. Pinorward kasi sa akin yung link and I watched it. I'm sorry na. Sorry na. Mababaw yung kwento itself pero malalim yung emosyon. Ayun ang masasabi ko. It was a good movie. It was a good movie pero hindi na siya yung movie na parang bago sa'yo. The story was so babaw but the emotions, you know, syempre, kahit naman siguro sinong namatayan or mawala ng mahal sa buhay, talaga namang nakikarried away ka ng movie nito. Wala pang MUPH call, di ba? Sa list ko, wala siyang nakalagay doon sa site nila. So, baka appoint to. I'm not sure as Ashton. So, since meron kang list, sino-sino yung mga nandyan na? Hindi ko pinangalanan pa sila, pero naka-screenshot. Pero yun na, nabanggit ko na nakaraan, di ba? Yung confirmed na Australia, Delaware, Florida, North Carolina, Sacramento, South Carolina. And then, ito yung anim na media partners nung ano. And then, may UK na din, nadagdag siya. So, dami pala natin itatopic. So, pito na sila, Miss G. Yung mga ano to ah, yung mga Filipino community, outside Philippines. Oo. So, pito na sila. Not sure kung meron pa, kasi wala sa listan, nababago siya eh. Tapos, Bacolod, Baguio, Bukidnon, Camiguin, Kananga, Leyte, Occidental, Mindoro, Palawan, Toledo, Tugigaraw. Tapos, yung ngayon, yung Naik. Sabi mo nga, di ba, Cavite? Oh, ayun. So, meron pa. Napakarami. So, meron pang 13 na upcoming, ano talaga, pageant talaga. Oh my God, dami pa, Miss G. Madami pa, guys. Wala kami idea dito if talagang she will ano, host. No, we don't know. Michelle Madrigal. Who's Michelle Madrigal? Michelle. Ito ba yung may ano, yung kapatid ni Era Madrigal? Tama ba? Oo, yung may jowa siyang ano, black. Okay lang naman siya. Okay lang naman. Napaka-decent discussion today. Napifeel ko na bardagulo ng mga fans. I can also sense it, Mel. I'm rooting for Alexi. It's about time we send a black beauty candidate. Let's not wait for the next pageant cycle. Iloilo is the last capital of Spanish colonial government after they have capitulated Manila to the Americans. O, di ba? Dami natutunan sa live na to. True. Via reasons 2020, there's always a dark horse that enters top 5 for MUPH. 2020, si Rabia daw yung dark horse noon. 2021, si Beatrice. Yung para sa top 5 ha. 2021, 2022, sino-sino yun? Tingko si Angelic Manto yung dark horse. Okay, Manto. Okay. Miss Jean Sir Ace, kung papaling kayo ng venue ng Miss Universe na hindi pinagdadausan, anong bansa ang bet niyo? Ako, Thailand. Oh my God. Ako, Greece. Mm-hmm. Awan ko, basta maganda yung maging Greek. Hindi pa pinagdadausan. Hindi pa pinagdadausan. Sige, Netherlands, Amsterdam, di ba? Pwede. Oo. Para makulay, di ba? Yun lang, bongga. Ako siguro, nag-Miss Universe Indonesia na ba? Parang ayaw natin. Ayaw na. Ako parang gusto ko. Parang why not? Parang no pa. Ay, Japan. Somewhere in Bali. May iba lang. Somewhere in Bali meron. Tama ba? Ah, okay. Ako rin, guys, ha? Somewhere in Bali yan. It's California, not Carolina East. I'm sorry, California. Sorry. Thank you, EJ Bell. Yeah, California. Aside from Cebu, puga din ang maganda ang Davao at Cagayan de Oro, pero ang nasali sa local beauty pageant, di pasok ang ganda sa national competition. I remember ayan, Dorothy Gemilian and Vanessa Caro. Yes, Vanessa Caro. Oo nga, no? Si, isa to sa mga ano eh. Tama siya, Lamonera. I love the word. Lamonera. Lamonera. mukbang era ko da era. It's so funny na yung Lamonera coming from Marco na Borta. So ginamit niya ang term. Oh, alam niyo mga friends ako mga bisexual. Parang mga word nila, puksaan na. Ganera. Puksaan. Laban na, ganun. Laban na. Wow. Oo nga, sana pala parts ng US may pa-pageant ang MUPH. Michelle Madrigal from Star Circle Quest, Bash ni Hero Angeles.
Alessia Brooks is half Filipina and half African-American. I think her dad is African-American. By sending a Black candidate, the Philippines can continue with its trend of sending diverse beauty in Miss Universe. That's why we are highly praised by international pageant vloggers. Ace, ikaw ba sa Indonesia or Dennis na totoong lobo? Inuyasha. Pwede rin. Si Inuyasha nasa list ko yun. 2023 Dark Horse is si Miss Baguio. Hindi siya Dark Horse for me. Oo. Front runner kasi rampadora ng malalato eh. True. Muerto, ano to? De La Rio or Festival of Dead? Ah, okay. Festival of Dead. Ay, yung ano, yan. November 1. Tama, November 1. I cannot see that it will be great in South Korea. The Miss Universe. Mm-hmm. Hindi rin reposted ng Miss Iloilo sa MU. Ayan na naman si Miss Gloria Diaz. Sige, I think I'll stand with what Ace mentioned a while ago. Shamsi Supsup was there. So I think that's already a clear indication that Alexi Brooks is the official representative of Iloilo City. Nandun din si CJ Opiasa. Sana dito sa Belgium maheld ang MU pageant para makapanood ako ng live. Gusto ko sa South Korea. I-comment mo lang. Ashden, merong ano, Miss Universe Belgium, February something. Manonood ka. Ayun lang. So gusto yung manood. Yan lang kasi baka naman ano yung mga kandidata nila doon, Miss G, di ba? Ano lang, putyo-putyo. Be worth it, oo. Oo. Sana ma-try nila African host country. Like what? Anong country to? South Africa. Do you watch Brentman Rock? And do you watch Brentman Rock and thoughts on him being very funny? No. I'm not watching him. I'm not even following him on social media. But I really love him because super proud siya being Pinoy. Yes. You have to check his ano, his Instagram profile. Nakakatuwa as in alam mo yun, basta. And he's not trying hard as well. What country ang gusto niyong manalo sa MU na hindi pa nananalo ever? Vietnam. Gusto mo ba? Ako ano? Kasi parang Vietnamese pageant fans were always being nice to us. So gusto ko manalo sila. Parang gusto ko ano, new country sa pandinig ko. Siguro kung Samoa, di ba? Samoa na. Mga ganyan. Or Somalia. Si Miss G ang tunay na lamonero. Mahilig po talaga akong kumain. Oo. Yung siomay ni ano? Ano ba yun? Rex Jolly ba yun? Oo. Diba? In connection sa box office question, bakit kaya ang naging ranking hindi counted ang inflation factor? Meaning, mas mahal tickets today compared to decades ago. Sa USA, movies considered talaga inflat. Mm. Wow, ang ganda na observation. Wala akong balita kay Halu. Nasaan po si Miss PH Kananga? Kananga. Kananga. What do you mean nasa? Ito, si ano to, di ba? Si, sumali na to ng BBP, si Natasha Jung. Tama ba? Ah, siya ba yun? Do you agree Philippines sends different prototypes every year compared to Thailand, Vietnam? Yun yung sasabi ng comments kanina. Napaka-diverse ng beauty na pinapadala natin. Unlike ng Thailand, na talaga namang, even, you know, Thailand, Vietnam, talaga namang same prototype. Oo. Lanera. Lanera din. Kahit sino ipadala, di tayo mananalo kay Halu. Ayan. Alexa Brooks just been stashed as MUPH in SM City today. Oh, ayan na. It's already in YouTube. Madam Gloria Diaz, ayan na. Nasash na raw as an official candidate. Thank you, Joel. Ayun. Paano kung gawin sa ISA ng MU? Ang pretty din ng mga pinapadala ng Iceland. Ang cute din, why not? Totoo din naman. Born ng MU Belgium, mas excited ng MUPH. Totoo din. They agree that Vietnamese fans look up to us Filipinos. That's why they get along, yes. I don't know, what is Kananga? Kananga? What's that? Oo nga. Yun kasi nakasasya kanya, si Natasha Jung. Tama ba? Natasha Jung ba yun? Yung trainer ni Gabby, nag-train siya ng MU candidate sa China. Parang gusto kong manalo, Albania. Ayan. Oh my gosh, can you imagine? Nabasa ko lahat ng comments.
Friend ko yun sa Facebook, Ash din, yung nagtitrain saan. Ayun lang. Ang saya-saya ng discussion. I know, sobrang ano lang siya. Actually, despite the fact na may na-block ka, masaya pa rin naman. In fairness, no. I'm sorry a while ago if I just have to brag about my phone, about me riding a Grab. Wala lang talaga yun. Just to ruin his life. Na mas maingit pa siya lalo. It's in Leyte, Ace. Ayan, nasabi na. Leyte. Kasi ano nga, yung Natasha Jungla. Ayan. Okay. Yeah. So before we end this live, anything that you want to say to our viewers? Siguro dagdag ko na lang, Miss G, sa updates yung kay Michelle Arceo kasi alam ko may pa-voting sila. Guys, visit kayo dun sa ano sa website or Facebook page or Instagram page. Meron dun pa-voting. And kahit ganun pa naman, nasabi ko nung nakaraan na parang mahirap kasi i-immerse yung sarili mo, Miss G, na Latina ka. Diba? Ikaw nga eh. Having a Spanish blood, mahirap i-immerse sa pagdating sa mga kultura, lalo na yung nangyayari doon, marami silang parade, may mga pa-costume pa sila, event, ang dami. So paano mo i-fit yung sarili mo sa iba sa Latin vibe na parang nalaman mo lang yung di ba? Inaral mo lang yung pagiging Latina. So supportahan pa rin natin, guys. So you have to manage your expectation. Hindi porkit maganda, maganda yung styling, is papanalo na kasi mahalaga sa RHA talaga yung kultura mo sa pagiging Latina. So, basta kung may mga fa-voting, ipasok pa rin natin siya, guys. Sa boto, supportahan natin siya kasi lumalaban pa rin siya para sa Pilipinas, hindi naman para sa sarili niya. So, yun lang, Miss G. Thank you guys for watching and abangan pa natin, guys, sa February. Ano ba ang susunod? Ano na ba ngayon, 21, Miss G? Kasi ang susunod yata is yes. 27, dalawang pageant, Cagayan de Oro, plus yung announcement ng Quezon Province kung sino yung appointee nila. Ayun lang, di ba? Excited. Ayan, okay. Kahit super all-in tayo kay Alexi, always remember na hindi ganun karami ang nakakaroon sa MU na black girl. Bilang lang. Ayan, okay. So ako naman, I will not be here or I will not be joining our live chat this coming Saturday because I'll be in Siargao, my first time ever to be in Siargao and I'm really excited. So I cannot drop by, definitely, because I really want to enjoy my stay there. I hope that you guys continued, supporting Ace. Well, they always support you naman, diba? Pansin ko, they always support you kahit mag-isa ka lang sa live. Well, thank you, guys. So, let's support Ace. We don't know yet kung ano pag-uusapan natin or pag-uusapan nyo by this coming weekend. Is it Saturday or Sunday, Ace? I think Sunday na lang para ma-discuss din yung RHA finals. I mean, Reina's Pan-American. Okay, Sunday. And if ever you guys wants to join our live chat, please send me a message or si Ace sa Instagram. We will send you a link. Huwag na kayong mahiya. You know, your inputs, your insight, your commentaries, your opinions can actually add spice. Para mas maging, maganda yung conversation natin. Mas interactive, bahala na kayo. Nalilito na ako sa word. But yun lang. Again, guys, ang dami pa rin comments. Okay. Thank you sa greetings, guys. I love you both. Thank you also, Mike Vidal. Happy birthday to you. Thank you, Mike. Sarap happy talaga mapanood ng vlog nyo. Salamat. Mona Wang, thank you so much. James, thank you, Ms. Jane A. See you next week. See you. Ayun, sabi ni Gloria Diaz, angay lang daw pala na na declare. Yes, ayan, madam. Ayan. I'll be with my best friend. My best friend is a paminta. My best friend is super paminta and very close to me. We will be there. Dalawa lang kami actually. So yon. Eugene Bodyworks. Mukhang gwapo to si Eugene. Talagang pag nakakita ng biceps, gwapo agad, no? It's either lumalaki yung mata mo pag pera or biceps. Gumagano talaga ako. Ayun. No, I just want to tell you everyone, I know that I always say this, that, thank you for your continuous love and support. But yes, as in, I mean it. Like, it's coming from my heart. I know that the past few weeks, medyo sabaw ako. Wala si Ace. Walang tumutulong sa akin dito for to answer those questions. But still, you stick with me. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. I'll see you guys after next week, after my vacation. Maraming salamat for tuning in. It's 2 hours and 38 minutes. Ayan si Mike. I'm with my best friend po.
Sir Ron, thank you so much for the perfume. Maraming salamat. Parang artista, no? Thank you. Maraming salamat for continuous love and support. Guys, thank you so, so much. Maraming salamat po. I love you all. Ako lang po. Kasama ko yung best friend ko, Eugene. Are you from Siargao? I think meron tayong subscriber from Siargao. I hope to see him in Siargao next week. Sana magparamdam siya sa akin. It will be, you know, an exciting one, if ever. Marco, ayan, by Miss G and Ace. Love you. Thank you so much, Marco. Donnie Barrios Mason, maraming salamat, Mike Vidal. Sir Ron. Sherwin Rimando. Nel Maceda, thank you so much. Si James, ayan, thank you sa mga new viewers natin. Bye now, guys. I love you all. I enjoy this live chat sobra. Iba talaga kapag may topic tayo, no? Na talagang pag-uusapan. Ang dami kong sinabi, no? Kaya na pa ako na goodbye. Bye.